It's a shattering buwan sa Mayo tuig 2021. Sa kamayong buntag ha, sa ato mga suking digpaminaw, noong probinsya ng North Carabato, lagid na sa mga kasikbit na probinsya ga rehiyon, nga maabol sa atong pagsibya karong buntaga. Kini si Tinig 43, John Andrew Tabugok, mag-uban kita, gikan na rasingko hangtod na rasaisa karong buntag. Sa paghatagan ninyo ninyo mga taho, mga impormasyon, nga angay ninyo masairan karong adlawa. Panuna ka na ha, o sa kamayong buntag, sa tanan natong mga mamumuo, mga mag-uma, kaya suno natong mga mag-uma, mga tendero-sinderas din na sa mga merkado publiko, o sa atong mga kaigsunan usab karon nga mga drivers. Mayang buntag ganin nyo. Dayon ganin sa inyong tulumanon, oy, sa atong mga kaigsunan day karon nag-birthday. Ha? Happy, happy birthday o happy, happy celebration sa kaninyo. Bisan nga way, dagkong handa rin kay mahal na bang baboy ron. Oh. Kung gusto mong mag-lechon-lechon, mahal-mahal ang baboy ron. Oh, pero kung adunay na ipit-ipit din ha, masa maanindot ngayon nga syempre naman magpasalamat ano mamana pinakaimportante balagwa kay lechon dia og daghang kuan kining handa din ha sa imuhang panimalay karong takna ah. Tawag ko COVID man ha, may rason. Happy happy celebration sa kaninyo ha. Happy happy birthday sa tanang nag birthday karong adlaw. Alas 5:06 na ang atong oras. Headline. Oy, sa atong mga taho karong buntaga, tangin ninyo mga detalye ni ining atong mga balitang international. Headline. Oy, 25 katao patay sa anti-drug operation sa dito sa Brazil. Headline. Samtang Hong Kong activist nga si Joshua Wong giya patawan karon og pagkakulong nga napulo ka buwan. Samtang ang US ha, gipaneguro karon nga mubalo sila sa nasa Russia. Headline. Sa kanay tabo ini. Samtang Indian government todo karon ang pagpasara niining dugang mga bakunang ipagawas sa ilang nasod. Samtang at ang iusap ninyo, kining detalye sa atong balitang nasyonal. Stage 2 clinical trial sa Lagundi, isip tambal sa COVID-19, kasado na. Guwapo pa niya, kay gitunan pa niya, kaysa atong unsa to, Invermectin, o gitakda pang tunan. Samtang overseas Filipinos nga napagan sa COVID-19, isang ko na sa 18,000. Samtang mga miyembro sa Philippine Bar Association, andam ko na mahose sa debate ni Carpio o President Duterte. Oo, ni mga tawahan na puntao, no? Oo, nindot ni. Samtang sa atong balitang probinsyal at ang ninyong detalye ni ini ha, sa isintay sa isna kabarangay apektado sa ASF dito sa Cagayan de Oro. Samtang tulo ka bag-ong patay sa COVID-19 napatig dito sa Caraga, samtang 113 ang mga bag-ong kaso. Headline. Oo, daga ubay-ubay po da din sa may Caraga region. Samtang 190,000 nga kantidad sa pinutol nga kahoy nasikpaw dito sa may probinsya sa Agusan del Sur. Headline. Alas sa 5:08 na ang atong oras, samtang atang iusap ninyo ang detalye ining atong mga balitang lokal karong buntag. Katusan katao ni Dagsang sa Gimuntar nga Kadiwa Community Pantry sa Dakbayan sa Ginapawan. Samtang abot sa 50 million peso nga district hospital dito sa Banisilan, gitakda ng pagasugdan. Alas 5:08 ang atong oras kana ug uban pang mga balita. Tangin ninyo unya sa atong pagbarayon nga ni sa inyong tulumanon ang Tinig ng Bayan oras sa Pilipinas. Alas 5:09 na sa buntag. May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganaan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako nantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Sa sigini mo o kaon ko yaw, ikaw atakihon. Ang tao nga walay pagpakabana sa iyang kaugalingon, dali maigo sa gilaing-laing sakit. Busa, ayaw hulata nga maigo ka. Kay basin mahurot ang imong bahandi. Pakusga ang pangdepensa.
pinagi sa pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule ug apili sa healthy lifestyle. Nagunang sagol sa Bilongga ang turmeric nga napamatud-an na sa taas nga panahon nga dunay gilaing-laing klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial ug anti-cancer. Kayang tunawon sa mga sagol sa Bilongga Gold ang mga bukol-bukol, makapakunhod sa blood pressure, blood sugar, bad cholesterol, puno sa nutrients ug mineral. Bilongga Gold Herbal Capsule, FDA approved, mapalit sa mga butika. Unsa ba gyud kining organic, organic foods o produktong organic? Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sa kamupalit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-961-3244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naa sa Puruka, Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, 11 minutos na human milabayang alas 5 sa buntag. Sa detalye sa atong balitang international karong buntaga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Unang tudling sa atong tahong international. Gitawag karon sa World Health Organization nga monumental moment ang lakang karon sa World Trade Organization nga temporaryong ihunong ang patent protection alang sa coronavirus vaccine. Butang suportado gani sa nasod Amerika, ang India og Africa ang nagaduso sa nasampit nga plano aron mutaas ang vaccine production sa tibuok kalibutan. Apan, gidipetihan pa sa daghang drug manufacturers ang maong lakang tungod sa posibleng epekto kuno niini. Ang gikanayon nga ang US Trade Representative nga si Catherine Tai nga usa ka talagsaong panghitabo ang nahimong diskusyon nga angayan lamang tungod sa talagsaon usaba nga kahigayunan sama na lamang sa pandemyang nasinatian karon sa tibuok kalibutan. Nagpahinumdum sa gini nga base na madugayan pa ang pagpanday sa kinatibuk ang kasabutan na kalambigit sa maong lakang. Muabot matod pa sa 100 members sa World Trade Organizations ang pabor sa nasampit nga lakang. O gitakdang paghahisgutan na sa panel on intellectual property sa musunod nga buwan ang nasampit nga plano. Buot pasabot sa intellectual property, mao ang paghimo sa mga lakang usab nga nasa ginpatigayon ng mga produkto o gimugna ang mga produkto nga adunay patent, copyrights o trademarks pagatugta na kini nga makopya usaba sa ubang mga kumpanya aron nga kini mahimo usaba sa ubang nga mga nasod diin na ginahanglan gayod sa mga bakuna kontra COVID-19. Kasayran nga kun maaprobahan na pagatugda na ang waiver sa paghimo og bakuna og pagpanagtag niini nganha sa ginsakpan kun kinsa ang mga nasod nga adunay dagkong kumpanya nga gustong mag-produce og ilang mga bakuna. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas sa 13 minutos human milabay alas 5 sa buntag. Samtang nagpabilin gihapon karong nalisdan ang healthcare system sa nasod India sa gikataho o subaya sa taho sa medical workers o local officials, bisan pa man sa nagdagsang hinabang gikan sa ubang nasod, hinungdan nga gi-question na sila karon sa foreign donors kung asa ni adto ang ilang mga hinabang. Ni adtong milabay nga simana niabot dito sa New Delhi Airport ang aid supplies sama sa ventilators, oxygen supplies o antiviral drugs kargado sa military aircraft gikan sa Estados Unidos. Samtang gihatagag doot usaba sa Indian government nga adunay pagkalangan sa distribution sa hinabang nganha sa ilang mga ginsakpan.
Kani gikan ayon sa Health Ministry sa ilang nasud nga moabot matud pa sa 4 ka milyong donasyon ng mga items ang ilan ang napanagtaga sa 38 usaba ka mga healthcare facilities sa tibuok nasud. Samtang kini usa ka samtang ang maong pamahayag matud pa sukwahi sa nanahimong pamahayag ni Health Ministry o Minister Rajasthan o gikan sa Rajasthan State dito sa nasud India nga si Raghu Sharma nga wa sila'y nadawat nga impormasyon o detalye kalambigit sa supply gikan sa foreign aid nga gitakdang moabot dito sa ilang estado. Gikan ayon sa nasambit nga opisyal nga nagpadala na og aid supply sa duha ka mga ospital sa Rajasthan State. Ang butang gihatagag duot karon sa national government nga maoy tinuod nga kahintang didtong dapita. Samtang gusto usaba karon ngana sa mga international donors sa didto sa India nga giginahanglan nga malihok na og mapanagtagna ang tanang mga hinabang nganha sa mga estadong nanginahanglan niini aron mapungan ang pagkabugto sa kinabuhi sa daghang mga pasyenteng napagan sa COVID-19. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oras alas 5:16 sa buntag. Samtang gipaniguro usab karon sa US nga sila mubalos kuno sa agresibong lakang nga ginhimo karon sa nasod Russia matod kang US Secretary of State Antony Blinken nga nakatutok sila karon sa lakang nga ginhimo sa Russia sama sa pagtrato nila nganha sa ilang opposition leader nga si Alexei Navalny. Solar wind hack o gingon man ang pag-appeal nganha sa ilang eleksyon sa Amerika. Gikan na yun ni Blinken nga ang naasoy nga pamahayag human ang iyang pagbisita dito sa United Kingdom. Nagpadayag usab gini og suporta nganha sa Ukraine human nga padayon gihapon gini nga gina pressure karon sa nasod Russia tungod sa presensya sa mga kasundaluhang Russians sa dito sa ilang border. Sa laing tudling sa atong balida, anaa sa 25 katawo ang namatay sa nahitabong pagpamusil dito sa Rio de Janeiro. Lain ba niini ang namatay nga usa ka pulis samtang laing mga residente pa sa dapit ang naangol sa mga insidente. Nahitabo ang pagpamusil sa gipahigayong pulis sa operation dito sa nasampit ang lungsod sa Hakarenzo. Nagalunsad og operasyon ang kapulisan human nga makadawat sila ga report kalambigit sa drug traffickers nganang recruit nganha sa mga kabatanunan aro na mo langkob nganha sa ilang grupo. Matung ang Police Chief Ronaldo Olviera nga kini ang pinakadakong ihap sa mga namatay sa usa ka police operation nga gikasa nganha sa ilang nasod. Ang ubang mga suspek dayon pang nakadagan ug wa na magukod pa sa mga otoridad. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Wala yung tudling sa atong balitang international karong buntag. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Gipatawan karong napulo kabuan nga pagkakulong dito sa nasod Hong Kong si pro-democracy activist Joshua Wong. Kinihuman ang nilangkob gini og ni appeal sa unauthorized vigil marking ni adtong 1989 dito sa Tiananmen Square dito sa 1989 Tiananmen Square crackdown ni adtong milabay nga tuig. Gibawalan matud pas kapulisan ni adtong takna ang pagtapok o pagpatigayon sa vigil hinungdan nga gikasa ang usa ka operasyon hinungdan sa iyang pagkasikpaw. Sa kasamtangan nakakulong ang 24 anyos nga si Wong tungod sa pipila usab ka kaso nga giya pasangat sa gobyerno sa Hong Kong bato kaniya. Dinlakip na niini ang unauthorized assembly base usab o nakabase usab sa national security law nga baguhay lamang giaprubahan didto sa Hong Kong. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:19 na ang atong oras sa atong pagbalik mga balitang nasyonal. Atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Playa, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiyaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko, sir. Yung pang-relaxing ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n na antok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig, ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean and refreshing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5:21 na sa buntag, alang sa atong balitang nasyonal karong buntag. Andam karon ang Philippine Bar Association kon PBA nga i-host ang debate dali ni Presidente Rodrigo Duterte o kanhing Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kalabot sa isgutanan sa West Philippine Sea, gipaniguro karon ni PBA President Rico Domingo nga kun na ugaling magkauyon sa PEDSA ang debate, andam sila nga mo facilitate niini. Isip pa usa ka voluntary private organization sa mga abogado sa nasod, gikanayon ni Domingo nga maghatag usab sila og balance sa arena alang sa duha ka mga abogado nga parehong tag-as ang estado usab nga nasa ilang pagtuon og adunay igong kasinatian sa isgutanan sa nagunang issue karon sa West Philippine Sea. Libre matod ba ang ihatag nga PBA forum og walay pagagustuhon ang duha ka mga partido kung ugaling mahatagan ng kahigayunan nga idiskurso ang nalambigit nga plano. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa laing bahin, padayon karon nagkadaghan ang ihap sa mga Pilipino abroad nga napagan sa COVID-19. Subay sa pinakalahing datos karon sa Department of Foreign Affairs, nadugangan sa 22 ang ihap sa mga Pilipino ang nagpositibo sa laing nasod. Din isang ko na kini sa 18,479 ka pasyente. Nataya usab nga adunay 14 ka mga Pilipino ang bagong na gikataho nga naayo usab sa naasoy nga balatian. Inungdan nga isang ko na sa 11,306 ang naka-recover. Samtang wa usab madugangan ang ihap sa mga namatay nga anaa karon sa 1,147. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kasado na ang gitakda karon nga test o clinical trial sunod na simana sa placebo-controlled clinical trial nining Lagundi tablets o syrup isip supplement nga na sa COVID-19. Kiniangi ka na yun ni DOSC Secretary Fortunato de la Peña. Oga dako ang ilang pagtuong matapos sa gilayon ang duha ka stage sa random oga placebo controlled clinical trials alang sa Lagundi nga salmutan kini sa 278 ka mga partisipante gikan sa 7 ka quarantine facilities. Matugang de la Peña ang tumong niini.
O ang tumong sa 10-month long project nga tun-an ang effect kasi og safety sa Lagundi tablet o syrup alang sa mga pasyente nga walay comorbidities sa suspected o confirmed mild COVID-19 case. Human matod pa sa screening o recruitment sa mga partisipante alang sa stage 1 trial. Ilang kuban matod pa gini? Sa pagpadigayon sa dose finding og safety study nga gihimo sa Quezon Institute og PNP Camp Bagong Diwa Final Special Care Facility ingon man ang stage 2 didto usab ipahigayon ang trial. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa atong balita karong buntag ha. Giyawag aron sa duha ka mga senador ang Philippine Coast Guard og Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga ipadayon ang pagsita sa mga barko dito sa China o barkong China dito sa West Philippine Sea. Kana ang nanahimong pamahayag ni Senator Risa Hontiveros sa PCG og BFAR nga adunay human ang natigayong pagkumprunta niini sa pipila ka mga Chinese vessels dito sa West Philippine Sea. Sigon sa nasambit nga senador, angay matod pang ipadayon sa nasambit nga mga ahensya ang paghimo nini nganha sa mga foreign vessels nga mudunggo nganha sa West Philippine Sea tungod nga iya kini sa Pilipinas ug angay gayod nga ipasibaw sa Pilipinas ang katungod nini. Samtang gikanayon usaban ni Senator Panfilo Lacson nga angay ramang usab nga ipadayon usab bisan sa Armed Forces of the Philippines ang paglibot nga na sa West Philippine Sea aron makita usab ang puwersa sa Pilipinas sa dito nga dapita ug aron adunay suporta usab ang ahensya sa PCG ug BFAR kuno galing adunay atensyon nga mahitabo. Kahinumdumang niadtong Miyerkules gikumpirma sa National Security Advisor pinaagi kang Hermogenes Esperon kaya napapahawa sa PCG o BFAR ang mga Chinese militia vessels sa Sabina Shoal. Human matod pa sila gisita sa ahensya sa PCG o BFAR. Ilaom sa Philippine Exclusive Economic Zone. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Oras sa Pilipinas, alas 5.28 na sa buntag. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa atong pagbalik, atong ihatag ganun yung mga balitang probinsyal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Oras, alas 5.28 sa buntag. Karon atong ihatagan ninyo ang taho alang sa atong panglawas. Tinig pangkalusugan. Tinig ng bayan. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule ng usa ka food supplement kargado sa nutrients. Gikan sa mga epektibong herbal plants na pamatud-an nga makatabang sa mga taong dunay daghang balatian. Sa mga taong dunay anemia, ato kining paghisgutan ha. Ang anemia usa ka kondisyon nga sobra kaubos ang red blood cells sa dugo sa tawo. Usa sa hinungdan niini ang kakulangon sa iron, usa ka klase sa mineral nga makuha sa mga pagkaon. Ang iron makuha sa mga sagol nga herbal plants nga anaa sa Yaki Herbal Capsule. Hilabi na ang sagol nga ampalaya, malunggay, espirulina o uban pa, makuha diha mga higala. Napamatud-an sa mga pagtuon sa third world countries, usa sa mga hinungdan nga mukulang ang iron tungod sa mga parasite o bitok nga anaa sa tiyan
nga nagakonsumo sa iron. Tingala ka, daghan mang kugkaon, oy nga nung niwang man. Di ba makalungog mo maingon, wasig bitukon ka. Daghan nakabaluan na mga higala. Ang sobrang pagdugo tungod sa samad sa mga kababaihan, usa sa hinungdan sa anemia. Ang menstruation kung diin kada bulan mo uban sa paggawas ang iron. Ang stress o kanunay nga pagbilar, makapaanemic usab. Ania ang mga timailhan sa mga taong dunay anemia. Una, luspad ang panit, tabon-tabon sa mata, ngabil og nagaputi ang kuko. Ikaduha, kanunay ni siya nga malipong, dali makapoy. Ang ikatulo, manglarot ang buhog og ang ikaapat, maglisod sa paginhawa og paspas ang pitik sa kasing-kasing. Malikayan ang anemia sa tamang diet. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day aron mahatag sa lawas ang eksaktong kinahanglanon nga nutrients. Ang grabe nga anemia, gikinahanglan na ang blood transfusion kung abunuhan na kini sa dugo. Busa mintras dili pa kini grabe, ang pingi ang lawas. Pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule isip food supplement kay dili man tanan nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon adlaw-adlaw. Og tungod niini ani ana usab ta. Ang pagpangimbita namo kaninyo mga higala nga mangutana kamo aron matudloan namo kamo kung unsa ang inyong pagabuhaton, kung aduna kamoy mga balatian. O di ba kaha mga kasinatian ninyo tungod sa ato ang mga produkto. Mao kani ang numero 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, sa 31 minuto suman mirabayang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbarayon sa atong mga taho karong buntaga, atong lakbita na ang mga balitang probinsyal. Tinig ng bayan. Mga taho panghitabo gikan sa atong mga silingang rehiyon dinhing dapita sa Mindanao. Tinig ng bayan. Sa 105.7 Joy FM. Unang tudling sa atong balitang probinsyal karong buntag, atong siren ang mga katikaran o mga panghitabo dito nga dapita sa may Davao Oriental. Atong dawaton ng signal gikan sa Joy FM sa munisipyo sa Caraga. Ana sa linya ang atong kaubang si Tinig 12 Jeline Seban. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Ka Andrew, sa tanan ng mga kadibo o panutana kabahin sa Uniform Border Control sa Davao Region. Giklaro karon sa provincial nga panggamhanan sa Davao Oriental ug Davao de Oro nga wala pag-iimplementar ang Uniform Border Control sa Davao Region apan padayon gihapon nga hugot ang pagpatuman sa naandan nga minimum health standard protocol. Matag pa sa gipagawas ni impormasyon, kinahulat pa ang dugang guidelines sa implementasyon ni ini gikan sa RTF-RIATF. Ang Joint RTF og RIATF lamang sa Davao Region ang opisyal nga magpababa og resolusyon nga maoy ipakanaog sa mga local government units apan og apil na ang mga salang laws enforcement agencies. Busag iawhag sa provincial government sa Davao Oriental og Davao de Oro ang tanan nga dili mahimo maghimo o magpakatag sa dili pa kumpirmadong impormasyon bahin sa border control aron malikayan ang dili pagsinabtanay. Ang provincial government usab sa Davao de Oro giklaro nga dakong tahas kanila kung mahinayon ang region-wide uniform border control tungod kay matod pa ang probinsya ang anaan sa border sa Davao Region ang Region 11 ug sa Caraga Region sa Region 13. Kamatikdan sa Mayo 4 gipagawas sa RATF ang uniform guidelines sa pag-regulate sa entry ug exit sa pagsulod sa border sa borders sa Region 11. Ug kadto lamang nga mosulod sa border sa Region 11 nga gikan sa laing rehiyon ang sakop sa maong guidelines ug dili labot ang mga taong gabiyahe lamang sulod sa Davao Region. Sa pikas bahin nikabat sa 5,000 ka mga sako sa rice seeds o fertilizers nang giton over sa mga rice farmers sa lungsod sa Nabonturan, Davao de Oro kagahapon adlaw. Matud pa ni Davao de Oro Governor Tyrone Uy, ang rice seeds ng gipang apod-apod, ihata gikan sa Rice Competitiveness Enhanced Fund ug ang fertilizers gikan sa Department of Agriculture. Dugang pa sa gobernador na maong pagpang-apod-apod padayon nga tabang sa gobyerno aron sa pagpaubos sa production costs sa mga rice farmers
dili lang karon sa panahon sa pandemya, kung hangtod sa umaabot ng adlaw. Katong yaging bulan, nag-turn over usab og rice and farm machineries sa mga rice cooperatives ang provincial government sa Davao de Oro. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 12, Jeline Siban. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat, dakaw bang Jeline Siban, gikan dito sa may area sa Davao Oriental. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Samtang dugang tudling sa atong balidang probinsyal karong buntaga. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Nagligid na karon ang investigasyon sa Zamboanga City Police Office sa kalambigit sa gunman nga nag-rescue sa duha ka mga drug suspects nga gikaangol sa duha ka mga police officers sa kagahapon sa kadlawon dito sa Zamboanga City. Matod kang osigon sa investigasyon ang gunman na nagapabuto og pusil nga nakang Senior Sergeant Bobby Hudan og Corporal Nicolo Leon Luna III pulos mga miyembro sa Regional Drug Enforcement Unit 9 samtang sila papahawa na dito sa Zamboanga City Medical Center sakay unta ang duha ka mga suspetsyado nga unang naaresto. Suma kang Brigadier General Ronaldo Henaro Ilagan, ang Police Regional Office Director. Gikanayo niini nga ang maong insidente o bago ang maong insidente na sikop sa Regional Drug Enforcement Unit ang duha ka mga suspetsyado nga si Jonar Jul Asri, 25 anyos ug iyang manghod nga si Moner, 24 anyos atol sa gihimong drug o anti-drug operation banda alas 11:45 sa gabi ini atong Miyerkules sa barangay Zambu Wood dito sa Zamboanga City. Gikanayon sa nasambit nga opisyal nga ang duha ka mga suspek gida o nakwaan nining unom ka mga suspected shabu lakip na ang pipila ka mga ebidensya og dayong gidala dito sa Zamboanga City Medical Center alang sa medical legal examination. Apan ang duha gikanayon sa opisyal nga ang nasampit nga mga suspek samtang bitbit kini sa mga kapulisan pagawa sa maong bay tambalanan kalit lamang nigutho ang usa ka gunman o gipang tiro ang duha ka mga pulis o gibitbit ang duha ka mga suspek sakay sa naghulat nga usa ka van. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Oh, abi natog sa leader na mahitabo ha. Oh, tinig. Nahitabo na dito sa may Zamboanga City. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Samtang dugang taho gikan dinhi sa area sa Soksarjen, nakigalambigit na karon ang Department of Labor and Employment kondole sa uban pang mga ahensya sa gobyerno para pakusgun pa ang online transaction. Taliwala nining gakahitabo karon nga pandemya, plano karon nga ilunsad ang online referral system kon one-stop service center alang sa Overseas Filipino Workers o OSCO sa dito sa Coronadal City karong buwan. Matod kang DOLE 12 Assistant Regional Director Arlene Bisnon, matod kang Bisnon, ang online system ang mudawat sa tanang dokumentong request alang usab sa gikinahanglang serbisyo bago kini ma-refer nganha sa mga concerned agencies sa gobyerno para ipatuman ang gikinahanglang serbisyo. Matod kang DOLE 12 Regional Director Raymond Agravante nga padayon ang ginahimong improvement sa ilang system para mapapaspas ang serbisyo sa ilang mga kliyente. Gipadayag usab niini nga gikinahanglang mag-adapt na nga nasa kabag-uhan ang DOLE aron nga way maperwisyo nga serbisyo alang sa mga concerned sector. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Alas 5:38 ang atong oras sa karon atong lakbitan ang mga taho gikan din ha sa may area sa P. Palma dinhi sa atong probinsya. Ana sa linya ang atong mabtikong kauban si Tinig 11 June Villasoto. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Yes, maraming salamat at magandang umaga. Namatay sa ospital kahapon ng madaling araw ang isa sa dalawang mga binatang na disgrasya na naman sa isang motorsiklo dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho sa mga kalawa ng gabi. Ito nga konfirmasyon ay ginawa ng kamag-anak nitong si Fahad Maskud ng sa tunggulang binata at residente ng barangay Kapintilan
Tapos hindi nito nakayanan pa ang mga sugat at bagyok sa ulo na natamo nito nang biglang natalisod o nadulas dahil sa presensya ng mga bato sa National Highway ng General Santo Omacar Midsayap National Highway sa bahagi ng Sitio Damagi sa pagitan ng Tumbras at Tugal dito sa bayan ng Midsayap. At dahil dyan ay itong kanyang angkas na kanya ring pinsan na si Ansari Mascod, binata din at nasa hustong gulang, ay tumilapon silang dalawa nang ito ay bumulusok doon sa bato na nasa kalsada. At dahil dyan, pinaghanap pa sila ng kanilang mga kamag-anak sa lahat ng mga ospital dito sa Midsayap nga nung kamakalawan ng gabi. At huli na nang madiskubre na nasa isang pribadong ospital sila. At dito napag-alaman na kinakailangang dalhin itong namatay na biktima na si Fahad sa CRMC Cotabato City. Ngunit kahapon nga na madaling araw ay tuluyan na itong bumigay at nalagutan ng hininga. Kung kaya't sabi ng otoridad ay talagang dahan-dahan kapag nasa National Highway dahil hindi mo talaga malaman ang mga challenges na nandyan. May mga aso, may mga hayop, ng iba pang mga hayop at ito nga, bato lang ay biglang bumulusok. Pero nung nagsagawa ng investigasyon, lumalabas sobra talagang bilis ng pagmamaneho kung kaya't nagkagulong-gulong sila doon sa simentadong bahagi ng nasabing kalsada. At doon din mismo ay marami nang naitalang mga namatay at mga na-disgrasya sa bahaging yaan ng kalsada. At agad namang inilibing itong si Fahad kahapon. Ito ay sa bilang kabahagi ng kanilang tradisyon sa relihiyong Islam. Ikinalungkot ng kanilang pamilya dahil may mga pangarap pa nga sana sa buhay. Ngunit tanggap nila na mabilis talagang magmaneho ng motor itong namatay nilang kamag-anak. Samantala kahapon ay sinagawa din ang distribusyon ng mga allowances ng mga barangay Tano dito sa bayan ng Alameda kung saan ay mismo si Cotabato Governor Nancy Catamco at board members Gilbert Malaluan at Dulia Sultan ang dumalo. Ito nga ay para doon sa serbisyo na binibigay ng mga peacekeeping team members at pinurihan ni Catamco at Malaluan itong nagawa ng mga BPATs na automatikong ibinilang bilang mga miyembro naman ng BHERT o Barangay Health Emergency Response Team nung kasagsaga ng COVID-19 lockdowns dahil sa kanilang ambag sa pagtatao o yung manpower servicing para sa mga quarantine checkpoints. At dahil nga dito sa pagiging alerto ng mga BPATs na ito ay nagawa nilang mapababa ang bilang ng COVID-19 sa bayan ng Alameda. Nagpasalamat din si Alameda Mayor Susing Sakdalan at ang kanyang anak na si First District Congressman Joel Sakdalan sa mga serbisyo ng mga BPAT members at nangako ng counterpart ng LGU para sa Alameda ay maglabas din ng resolusyon upang mabigyan ng subsidy buwan-buwan ang mga BPATs sa 17 mga barangay ng nabanggit na bayan. Groundbreaking din ng District Hospital doon sa Barangay Wadya sa bayan ng Banisilan kung saan ay naisakatuparan ang matagal na matagal ng pangarap ng mga taga-Banisilan na magkaroon sila ng isang hospital. At sabi nga nitong si Mayor Butsoy Alisasis ay tanging si ang liderato lamang ni Governor Catamco ang nakapag-realize nito kung kaya't inaasahan na may mapa-improve ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng mga residente sa nabanggit na bayan. So yan ang mga latest mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nag-uulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
Daghang salamat na kaubang June Villasoto gikan sa Pipalma area sa probinsya sa Cotabato. Tinig ng kanayuna. Samtang dugang tudling sa atong balitang probinsya karong buntaga, may apektar na og libuan ka hog racers ang napagan karon sa nagapadayong African Swine Fever nga nagkataga dito sa Cagayan de Oro City. Kini ang gikumpirma ni City Veterinary Office Head Dr. Anthony Akak nga anaana sa 30 ka barangay dito sa Cagayan de Oro City ang nasudlan sa ASF. Gani gidalikyatan sa ilang team alang sa dugang culling operation sa katawhan ang barangay 22 o milahos dito sa barangay Carmen dito sa Cagayan de Oro. Minilyon na ang balor sa ayudang pinansyal usab ang ginahikutan na karon sa lokal nga panggamhanan aron matunol nganha sa magbabuhing baboy dito sa nasampit nga syudad. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:45 na sa buntag. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa atong pagbalik, atong balitang lokal o atong suwayan karon nga makauban, no? Kagahapong adlawa atol sa atong paglibot-libot dinis dakbayan sa Ginabawan, atong gikumusta ang atong mga kaigsuunang Skylab drivers, no? Kung kumusta usab ang intervention sa atong gobyerno kanila, kana ang atong pagkumustahon karon pinaagi sa ilang focal person unya sa atong pagbalik si Jabi, Sir Jabi Umandak atong suwayang makauban karong buntaga. Alas 5:45 na sa buntag. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Balik kita human lamang inipipila sa atong mga pahinumdom. Kayupan mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium muabags pag-asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kapayo, kanunayng pagkana o MMV's Premium. Aron paspas ang pagkako, maayo ang resulta, MMV's Premium, maayong magpatubo. Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba? Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee. Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart. Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee. Unya, sweetheart, ha? Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyong. Gabaligya akong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid kayo, kaon niya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong tiil, kini-kini, oh. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, og taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na akong ampo nga, unta, manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo, paro normal na gid siya. Minor lang gid ko, og kanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usag gid ni sa nakatabang sa akoa. Dati vitamin C og katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ka, nakita na ko ning Garlic Plus nga naa nay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gid ni ang akong ginatumal og kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Baug, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7. Joy FM. Oras sa Pilipinas, hangad una sa inyong orasan, basig late night yung orasan dia. Alas 5:47 na sa buntag. Kagapong adlaw, atol sa atong paglibot sa akong gika na yon, aduna kita ay nahimamat bibila ka mga habal-habal drivers. Ato silang gikumusta o kung sabay mga intervention usab nga nahatag sa gobyerno, particular sa local government of Kidapawan, alang ni ining atong sektor. Atong makauban karong buntaga, si Sir Jabi Umandak, ang focal person, alang ni ining sektor, gikan sa city government of Kidapawan. Hello sir, mayong buntag ganimo. May buntag Sir Andrew, o may buntag sa namino sa Tinigang Bayan at sa Joy FM. Opo, mayong buntag gayon sir. Sir, unsay nahatag na karon nga mga interventions although mga almost 2 years na ta karon nga napagan ini nga pandemic. Kini bang sektor sa atong mga Skylab drivers wa ba napabayaan karon sa local government unit sir? Sa local government unit of Kidapawan under sa leadership ni Mayor Joseph Evangelista sir, ang mga Skylabber natagaan na pud og last
kaning food packs na lahi nga si Perik para sila kay ang mga sky lover mangod sir isa gyud ang naigo atong pagsugod sa pandemic kay gipaundang ang operation sa Skylab kay bawal man ang back ride last pagsugod yun sa pandemic. May mga na intervene ba karon na pinaagi in cooperation sa Dole nga mga at least mga sideline nining ato mga kaigsuunang driver sir atol sa pandemic. Sa pandemic na apil sila itong nai na kuhan nga cash for work, na apil sila itong sa Dole, na dilipod yung tanan, pero naapoy na hap na tagaan sila. Then, nagkakabos mo tayo sa kuhan karon sa Dole, kay katong napay mabos na cash for work na naapil po sila dito. If we say Skylab Drivers Association, naka-federate ba ni sila, sir? And pila ka-individual ang kining langkob ni ini? Na-figurate ang Skylab sa siyudad sa Kinapawan under sa Kemsuday. Dili lang yung Kinapawan lang ang member nila. Kundi Kinapawan, Magpet, Makilala o Lang. Kay nagasunod pa ito, adri ang uban nga mga Skylabers. Kay nadri sa Kinapawan ang ilang terminal. As long nagasunod. Ang total mga member nila, almost 1,000 member ang Kensuday. Usa sa mga flagship program sa city government, alang kanila sir, is kadong insurance. Kumustang estados ni ini sir, o aduna ba yung mga nakabenepisyo ni ining insurance karon ang nag-i-offer sa city government kanila? Yes, so ang insurance, ini siya, gihimo ni Mayor Joseph Ibangilista during siya city councilor pa. Kay na-under sa iya ang Committee of Transportation. Pagka vice mayor niya, di ko wag kamari, 2011, iyang gikuan ang mga tricycle driver and skylover na makakuha o accident insurance. And kita ni City Mayor Joseph Ibangilista na ma-accidente ang isa ka tricycle driver o skylover, wala sila insurance. Kung nakita ni Mayor Joseph Ibangilista na enroll sa accident insurance. Ito yung pagbuwan sa accident insurance, dili ikong shoulder sana ni Mayor Joseph Ibangilista. Kung dili, 50-50 sila, 50-50 sa mga bail. Dili siya compulsory sa gusto lang mapuha sa insurance. Ang ikuha ng insurance, katong 100 na insurance, 50 kang mayor o 50 sa mga bail na tricycle driver o isa ka skylover. And this year, sir, sa unang parte karon mga upat kabuwan, may mga nakabenepisyo na niini, sir? Kanang nalambigit sa huwag magiging natin matagna ng aksidente, at least na ay hinabang nga nadawat gikan niini. Yes po, sir. Dagan ubay-ubay na po ang nakadawat anak nga mga kuhan. Ang pinakalas nga atong dako-dako ang nakuha, dila sa yung dako-dako, kundili natabang. Oo. Ugnay nakatuan na itong skylover na namatay diya sa may Balingrog kay nakurintihan, pinag-ayo sa iyang ref. Ang iyang asawa nakadawat ng 50,000 ikan sa maong insurance. At least kini nga insurance, sir, insurance as a person, dili kay insured lang ka kung nalambigit sa sky, kining driving bitaw ang gikamatay ni mo. Kana mo iklaro gid pod. As long a member ka. Kaya ka ng accident insurance, dili lang yun nga mabangga. Mabangga kada during sa inyong pag-drive. Kung dili, kini siya nga insurance, tanang klase ng aksidente, bisag wala ka nag-drive sa inyong Skylab o tricycle, makuan siya, appeal sa insurance, appeal di ayang maglakaw ka, matunog ka og lansang, o simba ko, nagtakaw-lakaw ko na, tagakan ka og lubi, appeal siya, tanang klase ng aksidente po. Yun, oo, mo na yakaanindot, sir, no? Tapos, tawag tayo ni sir, kining karong panahon sa pandemya, although nakadaga na ang pipila sa mga kaigsuunan na itong mga Skylab, nakabalik na silang operasyon, although dili pa nung anak ka-regular. Sir, ganoon sa kining pagplansya karon sa city government, kining treatment karon alang sa itong mga Skylab drivers, kay kung sundo na to ang balaod sa LTO, bawal gid sila din sa may national highway. May at least agreement ba mo nga at least gamay cluster usab together sa LTO, HPG, alang usab sa hinlo nga implementasyon o treatment alang sa ato mga Skylab operators nga naglatas din sa highway? Yes po sir, paglingkod ni Mayor Joseph Ibangilista nga Vice Mayor, gi-federate niya ang Skylab, nai agreement na di musubay sa national highway ang mga Skylabers sa cross lang sila sa mga street. Kung asa itong ilang ruta, hindi na sila musubay kung nga ay pwede na
access road nga pwede agi ang mga sky lovers. Mm-hmm. And wala na yung terminal karon sir din sa mismong sentros Dakbayan? Ibutang sila ni diha sa may dati na to nga ukay-ukayan katong diha sa may old terminal na to makita ibutang ta na ng mga terminal na isa na lang sila kay isa pud nga ang mga pasahero dili mabasa kay na i-shade ang gibutangan nga terminal. Mm-hmm. At least man lang taliwala nini nga pandemya sir, wala na pabayan kining atong sektor sa scalab drivers, no? Bisan nga di kay ni sila matagad biya kay dili nato perminti makita dinha sa atuang inadlaw-adlaw nga aktibidad sir, ano? Yes po sir, tanaw ko na ninyo Joseph Evangelista kay nanginabuhi mangpud lang mga skylaber. Diya nila gibuhi ilang pamilya, diya nila po gikuha ang pagpa-eskwela sa ilang mga anak sir. Mm-hmm. And of course, aside ni Ana, special nga mga programs alang sa Skylab Drivers, apil sila dito sa mga nauna o general nga mga programa sa local government unit, katong mga, syempre, national government, gikan dito sa SAP, and of course, apil na din na sa mga intervention sa LGU, mga food packs, and mga cash assistance sa gikan sa city government. Wala na gamater din na sir. Basta yes, as long appeal sila dito sa sektor nga target usab dito sa nasampit nga programa. Sa sektor sa transportation sir kay nakupod sila nga tabang sa atong syudad nga sa unang lisod pa atong dalan sila man ang nag-cater sa atong mga commuter sa barangay nga dili masulod sa mga tricycle sa unang nga panahon. Mm-hmm. This time sir, in terms sa percentage, tanan na ba nagdaga na karon, naglatas na karon sa highway sa nakabalik na sa ilang panginabuhi kining Skylab drivers na to? Super karon sir ang napasiguro sa mga 60% na nagabiyahe kay namon gyud uban nga tubig-tubigan pod o naay uban nga naay trabaho. Yun. Ang katungkuan nag-giveaway lang po ng uban nga ang nagapamasahero karon katong nanginanglan po nga para mabuhi po ng ilang pamilya. Mm-hmm. And may contribution man po ng ilang association sir, no, in terms nga adunay gikinahan ng tabang po ng ilang mga sakop. Yes po, ang per association nila naman po sila yung mga tabang uguntay mahitabo po sa ilang mga kauban diya sa mga terminal. Pero kining association sir, nagadawat ni at least assistance gikan sa city government sir sa lain-laing mga programa ba? Oo, appeal sila kung ay para sa transportation nga mga programa, appeal ang Skylab diya. Mm-hmm. O sila na mag-recommend kung kinsa ang mamahimong beneficiaries? Yes po, hindi po gikan sa ilang mga association sila ang mag-recommend kay dili man pud pwede gud nga tanan ng tagaan kay dili na kaya sa atong gobyerno. Yun. Mm-hmm. Sila mag-identify kung kinsa gyud tong tuoy pud sa ilang grupo. Mm-hmm. At least sa karon na sayran sa tao sir nga wa pud na pabay-an kining sektor sa atong mga kigsuunan din sa Skylab drivers nato. Daghan biya kayo nga salamat sir ha, sa panahon nga imong gigahin ngani sa programang Tinig ng Bayan karong buntaga Sir Jabi. Maayong buntag na kanimo sir. Ay sir. Diba manawag ang nahon kadali ka. Yes sir. Inform na nako karon nga karong buntaga sa mga tricycle driver nga walay mga association. Karong alas maybe diha atbang sa St. Mary o atbang sa atong katedral, maghimo kami og profiling para sa atong COVID vaccination. Pakidala na lang sa inyong photocopy sa inyong driver's license o katong sa driver's ID ninyo. Kay ang mga tricycle driver and skylover gi-appeal ni Mayor Joseph Evangelista sa atong mga frontliners kay maumanggod ang mga driver isa po nga exposed sa karong panahon sa mga bayan. Oo, katuning wala pa na rehistro sir as sa inyong yes, association. Wala pa na rehistro. Wala pa sila na sa profiling kay request pa manggod daw sa DOH ang maong vaccine. Ah, okay. Yeah. Pero in terms sa kining wala pa na rehistro din sa associations nato sa Tricycle and Skylab, mga daghan-daghan na ba ni sila karon sir? Ang sa Skylab kontanan na rehistro. Association ang population area lang nato kay uban wala nagapa-member sa Iskita sa Federation of Kidapawan Integrated Tricycle Association. Mm-hmm. Wala ni file sa ilang mga pangalan o asa sila kung mag-imo na lang intervention ng city government o ang Federation of Kidapawan Tricycle Association na kami na ang kuan sa ila na muagni nga magkuha sa ilang mga file o gusto sila magpa-vaccine po. Yun, oo, okay. Daghan kayo nga salamat, sir, no? Sa higayon nga imong gihatag ngani sa Tinig ng Bayan. May buntag nga na kanimo, sir. May buntag, sir. Daghan po kayong salamat.
Okay, inyo nga nadungga na si Sir Jabby Umandak, ang focal person sa city government na kalambigit sa mga programang gihatod alang sa atong mga kaigsunang Skylab drivers. Tinig ng... Okay, karong adlaw day ha, naamoy profiling day alang sa mga dilipang members federation sa mga tricycle. Kini gwapo ning nga lakang karon kung ugaling aduna na muabot na sa stage alang sa atong mga tricycle drivers and operators ang vaccination, no? Lakip din na sa atong priority list karong adlaw ay ipatigayon ninyong profiling adto mo ha dito sa gikam na yon nga area ni Sir Jabby aron na mapati kamo din ha sa inyong o din ha sa asosasyon. Alas sa 5:59 na ang atong oras, samtang gatusan usab ha katawo ang ni dagsang sa gimuntar nga Kadiwa Community Pantry sa Department of Agriculture Regional Office 12 ug City Government sulod sa plaza kagahapon adlaw. Mismong si DA 12 Regional Director Arlen Mangelen ang niabli sa aktibidad uban sila Mayor Joseph Evangelista, mga miyembro sa Farmers Cooperative og Association sa lungsod tumong sa programa nga makahanyag hinabang alang sa naglisod nga pamilya bungas pandeming hatod sa COVID-19. Ang mga gilaray nga pagkaon gilangkuban na sa gulay, lamas, prutas ug tilapia nga gikan sa lokal nga mag-uma tumong niini nga mahatagan o hinabang ang atong mga kaigsuunan intawon hilabi na kadtong na lakip din sa atong mga informal settlers. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oras alas 5:59 na sa buntag atong sa iron karon mamahimong dagan sa panahon. Ana sa linya gikan Pag-asa DOST ang atong kauban si Alvin Bautista. Tinig ng bayan. Weather update. Weather update. Magandang umaga rin po at isang matiwasay na araw ng Biyernes sa ating tagapakinig. Narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras. IPCZ o Intertropical Convergent Zone po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao at easterlies naman po o hangin na nagmula sa Dagat Pasipiko ang nakakaapekto sa Visayas at Luzon. Sa pagtaya po natin dito sa lungsod ng Cotabato, Coronadal, Kidapawan at mga karatig bayan nito ay makakaranas po ng makulimlim na panahon na may maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan, pagtulog at pagkidlat dulot po ng nasabing IPCZ. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katampaman mula Silangan hanggang Hilagang Silangan na may mahina hanggang katampamang pag-alon ng karagatan. Ang agwat ng temperatura ay nasa 22 hanggang 36 ang taas sentigrado. Ang araw ay sumikat sa ganap na alas 5:28 ng umaga at aasahang dulubog mamayang alas 5:52 ng hapon. Mula po dito sa DOST Pag-asa Awang Airport, ito po si Alvin Bautista. Daghang salamat, kaubang Alvin Bautista. Tinig ng bayan. Weather update. Weather update. Hoy, impunto alas 6 na gayod sa buntag ang atong oras. Wa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban na karong taknaa. Mosunod na si kaubang Loy Rosario alang sa dugang hisgutanan na karong buntag. Ayaw ko magbalhin ha. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Manamilit kaninyo mag-ingon. Higala ang nagpakabanang katawhan mo ay mataog dalungan sa marambuon nga kadilingban. Maayong buntag kanatong tanan. Malipay na ang inahan nga si Cindy Gador, taga Kabidyanan, nabunturan Davao de Oro, tungod tangkad na og himsog ang iyang anak nga si Jan Jan, sukad nga iyang ginapatumar sa kidiyake vitamins. Mugo kayo ya, as in. Sige ako siyang painom mo kidi vitamin. Karon kay taas na yun siya. Salamitan yun. Kanang kuhan kayo siya. Aptik kayo. Yan ang kidiyake vitamins. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Uban sa pag-amping sa magginakaon, kaon sa healthy foods, pahuway og tarong og pag-exercise, dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Ben Dapco taga Mankilam, Tagum City, Davao del Norte aron ni himsog og ni normalize ang iyang blood sugar level. Kwa Serpentina, good. Kumusta ka karon after ka nagtumar og Serpentina? Higaanab yung akong pamati na ko din apresyo na bugat ang akong pamati mura lang kong katugon pirme niya. Higaanab yun siya. Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 105.7. Joy FM.
Patayin ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, itama po ang inyong mga orasan. Ang oras sa ganap ng alas, okay, alas 6:04 na sa buntag. Oga ang oras sa gihatod kaninyo sa Yaki Herbal Capsule. Oga tatod ang ato ang tinig ng bayan. Musunod na. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong buntag kaninyo nga tanan mga katinig. Welcome na usab ng atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Biyernes na kita, 7 sa bulan sa Mayo 2029. Kumusta? Ganihan yung nabati si Andrew Tabugok o kami makiguban kaninyo na usab sud sa atuang isa ka oras nga programa sa atong primetime edition. Ubay-ubay niya atong hisgutanan mga katinig kagahapon. Nagparamdam na pod, no? Kining tayog kung diin ang epicentro sa naasoy nga tayog naa sa may magsaysaya sa Davao del Sur nga na sinati alas 2:24 kagahapon sa hapon sigon sa natala, no, sa PBOX sa ilang Richter scale na sa 5.1 magnitude, no, ang natala nga ang epicentro niini na sa kanlurang bahagi ng magsaysay Davao del Sur og og sumala pa ang naasoy nga tayog mga katinig na sinati usab, no, na feel sa laing pang mga lugar. There is Kidapawan intensity 3. Pastilan nakahinumdo na po nato mga kaigsuunan kagahapon sa mga na experience nato ni adtong 2019, no. Kung diin makita nato sa naong sa mga kaigsuunan nga murag na apagyapon tong pobya kay ang unang nisod sa ilang utok bantay ta kay basin adunay aftershock, no. Og isip resulta sa naasoy nga tayog gahapon, pastilan in town na daghang kayong nag problema kay nawala ang internet connection. Basta lagi anad na ta og nakasandig ta ni ining internet connection, apektado ang tanan, no. Apektadong trabaho, apektadong lihok kagahapon, nag-offline ang mga bangko diri sa Dakbayan Kidapawan. O tungod kay nawalang linya sa PLDT og kining telcos nga smart. Ang sulti sa PLDT, dunay multiple fiber cuts, no, sa ilang mga linya human na sinati ang tayog kagahapon. Pero ngano bang nasinati na po nato kining tayog? Unsa ang record nga natala, no, sa PBOX? Nasa linya sa tong komunikasyon karong buntag ato makahinabi si Engineer Renier Amil Bahar, ang ato ang PBOX volcanologist, no, sa Cotabato. Good morning, Sir Siloy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Yes, maing buntag, Loy. Maing buntag po sa imong taga-Paminaw. Sigun sa mga natala ninyo, sir, sa tayog kagahapon, sumala pa na sa 5.1, no, ang magnitude ni ini. Tama ba ning nalathala sa mga nanggawas nga balita? Yes, Loy. Ang linog gahapon at exactly 2:21
in the afternoon is 5.1 ang atong magnitude. Naanis siya yung kalalumon niya 20 kilometers lang. Huwag ang epicenter nato is about 7 kilometers north, 69 degrees west, magsaysayda about this road. 20 kilometers, so perting mabawa? Mabaw siya kaayo. Oo. Ang nakasinati o intensity 5 ang Coronadal City, including magsaysay mismo niya, intensity 4 ang Bansalan, Batanaw, Kagunoy, Padada, Davao del Sur, Davao City, Ligos, ang Kinapawan City, nakasinati siya o intensity 4 gapon. Unsay kuan, sir? Unsay inyong nakita nga hinungdan ini tectonic ba gihapon? Sumpay gihapon siya, tectonic siya, sumpay gihapon siya sa mga event atong 2019. So atong mga fault line nga nagtakad-takad diha, ay mga napasya yung mga portion, wala mag-break, so buhon na siya nga napadayon na po dog, break na po. So maura sa gihapon diha ang kining iyahang naglihok na po itong iyahang dating naglihok nga iyahang fault line. Yes, dapat magula Roy, o daghan-daghan po ng mga fault po. Oo. So, na yung mga portion pa nga wala pa yun siya malihok. So, mauna siya nga naginahinay po siyang lihok. Kung makaremember ka, last February 7 po, nalihok siya po. Mm-hmm. So, kaubang niya po niya sa mga tanang mga fault na nandilip. Sa Kidapawan, intensity 3, katong nasinati, intensity 2 sa Kiamba, sa South Cotabato, no? Pero... No, intensity 4 ang Kidapawan. Ay, up 4? Intensity 4? Okay. Yes, yes. So mali na itong unang nigawas nga balita. Pareho dahi sa Coronadal ang kakusog ni ini. No, ang Coronadal is intensity 5 ang Coronadal. Okay. Medyo mas kusog-kusog dito. Oo. Okay. But anyway, kumusta sir ang doon na ba'y natala ang mga damages kay unang naapektuhan kagahapon ang koneksyon sa PLDT? So far, wala naman tayo aside sa naapektuhan itong linya sa internet gahapon. Mm-hmm. Wala naman po'y naglatag yung mga damage report. Wala naman po tayo nasagat na damage report until now. Active man ka sa group chat niya kung sa Davao del Sur. Wala naman po'y reported yung mga damages po dati. Okay. Wala naman po niya. Dari po sa side sa North Cotabato. Huwag niya po. Wala tayo mga damages nga mga nakita. But mura ito gahapon, internet was nawala. Mm-hmm. Including Cotabato City area, nawala ang internet gahapon. Kung imong tanawon, sir, medyo kusog-kusog ang 5.1, then mabaw pag siya naara sa 20 kilometer ang kamabaw ni ini o ang kalawom ni ini, nag-expect kita o mga aftershock? So far, may mga natala na ba ang aftershock o wala? May sunod-sunod niya itong mga aftershocks, but wala po ka particular pa sa number kung pila ito siya. But sa, again, naagya po, dili mong ginamawala ulit basta medyo kusog-kusog ang linog. Mm-hmm. O sunod-sunod mong ilang mga aftershocks. So, naagya po siya. Wala agya po siya. Naagya po yung mga record na aftershocks. Usually, ang aftershock ni ini, dili na ma-feel sa taas, no? Kasagaran, kung nga niya kusog. Dili ma-feel na. Lagi ako yung mga field food. But again, usahay, hinay na kayo. So, dili na siya. But the instrument can record it. Record at instrument. Dili sa Kidapawan at mga katawahan sa North Cotabato, murag kabalon dahil sila kung sa'yo dapat nga buhaton every time nga mulihok ang yuta. Pero naalagi gapon ang kanerbiyos. Bisag kabalon na, naka-training na, malimtan gyapon nung saya dapat nga buhaton, no? Unsay mga pahimangno nato sa mga kaigsoonan karon? Yes, ayaw lang panic. Again, we have to remain calm. Mm-hmm. Kalmado lang, hindi ka magpanic. Then, do the cover and hold. Kung naamang ikusog ng game, do the cover and hold. Add to the safety ng lugar. Always, kanamang yung mga naman yung retrofitting, always maging natin naging na-remind. Do the retrofitting sa inyong panimalay kung hindi siya stable, hindi siya
likod, you have to do the fitting. Kaya nga, no, they don't know yet kung maapay mga kusog pa yun. That's delikado pa yun. So, mauna siya nga dapat preparado yun pa yun. Ado na ba eh, kumusta ang inyong ginapahigayon karon ng mga earthquake drill, sir? Kay murag kay karang panahon na lagi tungod sa COVID, murag lahi naman ang ato ang sistema ginahimo po dron. Effective ba ning ginahimo ang online earthquake drill? Yes, effective man gihapon noy. Ano man gihapon, daghan man gihapon mag-participate. So, at least ang awareness man gud na gihapon, ma-aware gihapon ng tao, ma-kuha na ito sila. So, muna yung number one nga. Atong pamaagi. Tungod kay naanaman din yung COVID, so we have to live with it. Ang mga means and ways na ito, ato pong mag-uun po, so na-social distancing, kung mag-evacuate man ka, na-social distancing, na mag-kundo ito sa open space, na-social distancing siya po. So, naanaman din na siya, na with face mask niya po, dili na ito nagalintan kay although na i-vaccine but we have to put it in our mind nga dili vaccine cannot stop the COVID na agi hapon na vaccine. Sir, kagabi alas 9:17 natala po tong magnitude 4.1 nga tayog unya 4 kilometers no ang kamabaw ni ini sa may parte sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Unsa ni siya? May connection ba ang tayog dito sa tayog dere sa Magsaysay? Wala say connection layo ra kay siya. Oo. Wala ba say connection sa ang duha ka linog si Parek sa mga fault Okay. Sir, salamat yung kayo sa higayon nga gihatag nimo natong programa o mayong buntag. Mayong buntag po, Loy. Mayong buntag po si mga telepaminaw. Mga katinig inyong nga nabati, si Engineer Renier Amil Bahar, ang atong volcanologist sa Pibok sa Cotabato, kalabot sa Tayog, no? Ang atong nasinati kagahapon. O nang naka-remind sa ito, usab, katong na-experience nato ni atong nilabayang October 2019, no? Di pagyapon mawala di ay nga doon na pa'y maratol ginagmay sa itong mga kaigsuunan human na sinati ni ining naasoy nga tayog og isip resulta po no kagahapon mga katinig sa tayog oy wa nakapagawas og update ang Department of Health Center for Health and Development sa kaso sa COVID-19 kay sumala pa ulahi naka-delay ang mga gipadalang mga report no sa mga municipal, provincial o sa ilahang regional IATF mga update kumpila na ba ang bagong kaso naayo sa COVID-19 diri sa Sok Sargon region pero naga-expect kita nga kung diin kini mga katinig musaka gyapon no kay aduna may mga bagong reported nga nagpositibo gani dire sa Kidapawan City dunay report nga dunay kaso diha okay dunay kaso dira sa may parte sa may barangay Kalaisan tulo sumala pa no ang nagpositibo diha pero gipaniguro sa Kidapawan City IATF nga kini nga naasoy nga mga nagapositibo naka-isolate na. Oo, na nasa isolation na facility sumala pa. Muna siya, kini dili pa ni siya appeal dito sa gipagawas nga report sa DOH no. Muna karon kagahapon gina-expect na itong mga mapagawas kining naasoy nga report kasi sila man ang may adunay final say kalabot ni ini so but pasabot niya na kay wala nakapagawas kagahapon og report kung makapagawas man gani unya kay okay na ang internet connection expected kita nga taas-taas good ang igawas nga mga bagong nga nag-positibo og nag-expect po ta nga daghan pong nangaayo nining COVID-19 kagabi sigundiri sa nakita nato nga update no sa PBOX mga katinig na sinati day gapon kining magnitude 3.0 nga tayo og unya mabawran ara sa 2 kilometers no
ang kalaumon ni ini alas 9:30 alas 9:50 3 tulog na siguro mo. Oo, murag dili man pud kaayo kusog-kusog katong naasoy nga aftershock. Oo, katong aftershock nga nasinati. So di secondary sa datos ang naasoy nga tayog wala kayo na feel sa ibabaw o sa ilawom ra. Oo. Alas 6:18 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilainlaing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Batuki ang mga bukol-bukol sa lawas, diabetes, high blood pressure, sakit sa kasing-kasing, o uban pang mga balatian. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Nak, naunsa man ang bata? Ganihara man na magsigighila. Giguto mungod ni ma, wala mungod ko'y gatas. Anak, di ba giing na nataka pag tumara ng oleifera C? Dugay na ko nag-ingon ni mo nga kanang oleifera C, daghan kaayo ang binipisyo ni Ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon ako ni mo suwaye ang oleifera C. Salamat sa oleifera C. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:21 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. By the way, adunay gipagawas nga announcement no kaning Department of Education kay sumala pa mga katinig hangtod May 31 na lang. Oo. Ang last day of registration para sa early registration sa atong mga anak. Kamo ba ang inyong mga anak nakaparehistro na? O wala pa? Sigon sa mandato nga gipagawas sa DepEd, di mo kinahanglan mo adto sa ilahang sa inyohang eskwelahan sa inyong mga anak, pero kinahanglan makig-alayo na makig-contact mo sa ilahang mga teacher og para matagagiya no paon sa maparehistro, especially dito sa mga kabataan nato na sa kinder nga mo pay musugod og pag-eskwela karon. Murag dunay mga development pero tungod kay nagsaka na po din kaso sa COVID, murabag ni Atras Abante ang ato ang sitwasyon sa kasamtangan. Atong makahinabi karong buntaga mga katinig, si DepEd Cotabato spokesperson Charlie Antipolo. Good morning sir, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes sir, Loy, good morning. Good morning po sa tanan nga nagapaminaw sa Tinig ng Bayan. Opo, makikumusta mi sir, kaling kumusta lang ato ang ginapahigayon nga early registration para sa ato ang mga estudyante para sa school year 2021-2022? So po sir Loy, nakaarangkada na kita sa ato ang early registration. Doon na tayo mukabat mga about 85,600 plus na kinder, grade 1, grade 7, o grade 11 early registrants na to. 85,000? 85,634. Oo. 634. Sa Tibuok, probinsya na ni sir, no? Yes, sir, Loy. Oo. Gikan, unsa ni siya? From kinder to
kinder, grade 1, grade 7, o grade 11. Okay. Unsa ba yung mga concert? Kay gi-extend pa man, no? Ang gina-expect na to, bisan pa doon ay pandemya, mutaas yun ang ito mga enrollees. Kung ikumpara ni mo last year, ingon bagyapon ini ang kadagha mga nagpa-enroll para sa early registration? Sir Loy, napatay ginapangita nga about 25% sa ato ang mga estudyante nga expected na to mo enroll for kinder, grade 1, grade 7, or grade 11. Mm-hmm. During sa early registration, sir, unsa mga nakita ninyong problema alang sa itong preparasyon para sa sunod nga school year? Ya, kaning ato ang pabag-ubagong trend sa ato ang kaning positive cases sa ato sa probinsya, Sir Loy. Kita na siya sa mga dako-dako gud nga factor na nakatugong para sa ato mga parents for early registration. However, doon naman tayo mga uban pa nga mga pamaagi para mapadayon ang atong early registration. So far diri sa pagparehistro mo mangyapon tong sistema, sir, no? Magkikontak ang ginikanan sa mga teacher nila sa ilang mga estudyante. Ingon na magyapon din ang katong form nga ilang gipilapan ihulog lang dalon sa mga eskwelahan. Yes, Sir Lloyd, doon naman kita ay tulog ka pamaagi na katong remote enrollment registration pwede sa online, email, Google Form o Facebook and other social media. So pwede na siya nga through online masubmit na ang ilang form. Katong mga ni pili o in-person early registration, kato siya ang makuhalag form na to niya ilahalang ihulog sa itong mga drop boxes. Doon naman tayo mga drop boxes dito sa barangay and other public places o sa eskwelahan po. Sir, dito sa gihimong pagtuon o panukala sa DepEd Cotabato o DepEd Region na magpahigayon na ta o kining limited face-to-face para sa sunod nga school year, kumusta karon ang mga preparasyon nga inyong ginahimo? Padayon ang preparasyon sa to ang pilot school, Sir Loy, upon atong hinumdumon nga si Governor Nancy Katamco nag-ingon nga kung pwede dili lang yun ta mo hatag og higayon para sa dry run sa ato ang face-to-face, limited face-to-face, tungod aning nagataas nga cases sa atong COVID sa probinsya. Apan padayon gihapon natong gina-develop, gina-improve ang mga guidelines and protocols and other rules and regulations. Kung maabot ang panahon nga matagaan na ta o go signal, naka-ready na ang atong school, ang pilot school nato na mauna siyang Bato Elementary School para sa limited face-to-face. Sa pagkakaroon, kuan gihapon kita, sunod gihapon kita sa mando nga gikan sa ato ang probinsya na dili sa ta mag-conduct aning limited face-to-face nga dry run nato. Sa bagay, kay kung imong tanawon sa ang trend no sa cases sa paspas musaka, paspas pud munaog. Kini kung ma-trace na no katong mga nag-positibo sa virus, pero importante niini ang preparasyon para anytime pwede nang makapahigayon og dry run. Yes, Sir Loy. Sigun sa mga naunang plano, sir, kanus sa unta ganito ang dry run sa pilot testing area? Magasugod unta to sa pag-abre sa klase sa next school year na to, Sir Loy, sa school year 2021-2022. Apan kinahanglan na ito magsunod yun sa ito ang taga-province o IATF. Kaya mauna ilahang recommendation. So magsunod ta para mamahimong hapsay ang atong papadagan sa edukasyon. Sa ubang mga private schools, especially sa mga kinder, nagsugod ang graduation, no? Pero so far sa tuwa, sir, sa public diri sa probinsya, same bagyapon, July ba to ang ato ang end July, of school year? Yes, sir, na July 11 ang ato expected nga end sa school year na to. Apan dunay mga private schools na nga nakahumana og virtual graduation. Kay mana una man kini atong mga private school nag-open sa karon nga school year. So buot pa sa buot ni ana, kita sa public, kanus ang opening August.
August na gyud. Yes, mauna siya ang ato ang gina-expectar, Sir Loy, nga opening sa klase. So mga makabat sa ba isa ka bulan or less than 1 month lang ang ato ang break. Unya mo open na pud tag school year 2021-2022. Ang mga unang nanggawas nga balita, instead of 2-4 weeks mahimo nga 6 weeks na lang, so buot pa sabot niya na isa ka bulan og tunga. Kung isa ka bulan og tunga, July 11 ang ato ang end of school year for 2020-2021, buot pa sabot niya na dili na nata sa mga September mag-opening. Ang proposal sa atong central office last week sa August, Sir Loy, so murag mamugo-mugo gina nga itong bakasyon. Apat proposal pa lang kini, wala pa man ni nakabutang sa ito ang wala pa na final calendar. So ginagather pa man nila ang mga suggestions gikan sa ito ang field. Kaya para mas makita nila ang sitwasyon kung unsay mga ginahuna-huna sa ito ang mga schools division superintendents o itong mga regional directors before sila mo himo sa ilahang final schedule. Sir, samantala na lang akong pagkakataon, no? Kaya adunay sumala pa mga eskwelahan nga gihimong isolation facility. So far karon doon na pa ba tayo eskwelahan sa probinsya nga gihimong isolation facilities? So far wala man tayo na note ng gihimong isolation facility. Sa una, Sir Loy, na kay i-aprobahan mo na sa itong regional director. Mamanay protocol na kinanglan ma-aprobahan sa itong regional director. But so far, doon ay mga schools karon nga ginatanaw nila nga kung sakali man mo taas gyud ang ato, mo spike ang cases sa ito ang COVID positive sa probinsya, nagahangyo na po ang itong uban ng local government unit na po pwede magamit ang ito ang mga schools. No? Apan, kinanglan nga po na ito musunod sa protocol that would be approved by our regional director bago magamit ang isa ka eskwelahan, Sir. Okay, ang pikit, murang nag-request sila nga gamiton ng pipila ka mga eskwelahan kay kulang na ang ilahang isolation facilities. Mauna siya, Sir Loy. Oo, nakakita ang mga request. So, ato man ang i-forward dito sa ato ang regional director, ato ang school division superintendent, maghimo og endorsement, i-forward na siya dito sa regional director. So, maghulat kita sa approval and then pwede na ta magkahatag og advice sa itong mga schools na magamit as isolation facilities. Kaman, Sir Loy, kaming itong istilahan, na do ginaingon nga kung pwede mauni ang ito ang mga last recourse na gamiton, no, apan kung ingon ani nga sitwasyon nga kinahanglan na gid nato pod mutabang sa ito ang lokal nga panggamahanan na nakaredy pod ang SDO Cotabato para ipahulam ang ito ang mga facilities sa istilahan for that purpose. Aha. Sir, salamat yung gayo sa higayon na gihatag ni mo ni atong programa. May mga dugang ka pang impormasyon para sa itong mga kaigsunan, especially sa itong mga teachers o mga estudyante? Yes, Sir Loy, ang ato alang gusto ipahibalong, doon na ipagawas ang ato ang regional director, si Sir Rocafort, na memorandum the hapon or the other day, May 5, na tanan nga activities pertaining to meetings, conferences, and other gathering, ang mga pag-visit to schools, and other gatherings sa mga teachers and the employees. So, gina-suspend ka na, no? Kahit tungod sa kaning sitwasyon na to karon. So that's region-wide. So expected nga ang mga nakaplano ng mga meetings and conferences, mamahimo na siyang instead na limited face-to-face, mamahimo na siyang virtual. So pwede gyapon magpadayon ang ato ang mga teachers para sa virtual conferences and meetings upon limited face-to-face. Definitely ginasuspend ka na sa ito ang regional director para matagaan og safety and masiguradong dili matakdan ng ato ang mga teachers and employees sa DepEd. Og doon namang pinamutan na, Sir Loy, kung inuna na ang ipagawas, padayon ba daw ang pag-distribute sa ito ang mga modules and pag-submit sa ilang mga outputs. Ang tubag-ana, Sir Loy, yes, padayon gihapon kay wala man talaga face-to-face sa itong distribution. No? Ginabilin man nato sa ito ang mga distribution centers, ang itong mga modules, niya kuhaon lang dito sa itong mga parents. So wala may face-to-face nga nagahitabo. Kahit doon na may mga drop boxes ang ito ang mga teachers na ginabilin sa ito ang mga collection points. Sir, salamat yung kayo sa higayon. Nagihatag niyo muna itong programa o gamayang buntag. Nagang salamat po doon may buntag sa ngalan sa atong school division superintendent na si Sir Isagani de la Cruz. Good morning sa tanan nga nagapaminaw o sa tanang teachers and employees sa
DepEd Cotabato. May buntag o dalaga ng Ginoo. May buntag po. Mga katinig inyong nga nabati, si DepEd Cotabato spokesperson na Charlie Antipolo, kalabot ni ining naasoy nga early registration na to, no? Alas 6:33 na ang atong oras. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Mga kayo pa nas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium muapag stock asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay, pakana o MM Feeds Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:35 lang atong oras, mga katinig. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Mulagi kagahapon, no, kaya tungod na niining tayo nga atong nasinati, nagka-problema kita sa atong mga internet connections. Unya, sigon sa explanation sa PLDT, nakasinati sumala pa og multiple fiber cuts, no, sa ilang mga linya. Og naapektuhan ang pag-report sa mga IATF nato ngadto sa regional IATF sa DOH Regional Office. Og tungod niini, wala nakapagawas og report. Pero dari sa probinsya, atong Siron, mga katinig, kumusta ang status karon, no? Kay kagahapon, ano nilabay ang adlaw, pasalamat kita, why nadugang nga bagong kaso, wa po'y nadugang nga bagong naayo. Pero dilibot pasabot niya na kaya wala na tayo kaso. Kay numduman, niabot og kapin 100, no, ang atuang aktibong kaso diri sa probinsya tungod sa nahitabo sa President Rojas. Pero ang nakanindot, sigon dito sa report sa agipahigayon nga IATF meeting, na-contact trace na, no, ang mga taong nakahimamat sa mga nag-positibo. Pero maki-update kita karong buntaga, nasa linya sa itong komunikasyon itong makainabi si Cotabato IATF spokesperson Board Member Philbert Malaluan. Board, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po. Good morning, Sir Loy. Tanan nga tigpaminaw sa Joy FM, North Cotabato. Good morning. Tama ka, sir. Walay na report kagahapon. So, therefore, kami po sa Provincial Task Force, dili po makareport sa ato ang mga nahibalaan. Mm-hmm. However, just a clarification, that does not mean na wala tayo bagong cases sa ato ang province. We have received news nga naay nigawas nga mga bagong positives, although we are still not compelled to report them until mugawas ang green press release sa DOH. Mm-hmm. Kay adunay mga bagong report, for example, diri sa Kidapawan, dunay tulo sumala pagikan sa Kalaisan, no, nga nag-positibo og murag magpamilya ang nakatakda niini. Unya dito sa President Rojas nga nagpatuman sila og kining skeletal workforce karon, aduna pay mga bag-ong na trace sa human katong na trace tong kapin pila to 80 ba, no, ka mga residente. Okay, update, sir, sa President Rojas, adunay upat ka cluster nga murag nagsugod dito sa cluster sa Idauman nga naay haya. Mm-hmm. The reason why nagkaroon din ng cluster doon sa may mga empleyado naman ng ating LGU is because naay LGU employee nga ni attend pod ni adtong haya. Mm-hmm. So sa karon sa President Rojas, ang ato ang total positive count is still not yet final. It's because 92 ang ato ang gisubmit ka swab specimen o gantog karon wala pa nagawas ang 92 ka results. Mm-hmm. Therefore, kung pila man ang ginaingon nila nga positive, 30 plus, 40 plus, 50, 60, iba-ibang balita,
we still are not finished with the total count. We will announce once na natapos na ang lahat ng results. Yun naman po sinabi yung cluster of cases, sir, sa Kalaisan. It's a developing story that has not been reported by DOH. Therefore, we cannot confirm pa karon. Pero tama ka, sir, daghan ang na-isolate dito gikan sa pipila ka pamilya na sila'y lockdown, family lockdown gihapon dito. Kumbaga, dili purok ang na-lockdown kundi ang balay at itong pamilya na naay sintomas. So, we will announce regarding that soon. Now, Sir Roy, what's more important is, ang ato ang napansin lately, kung ano nagataas ang kaso sa Cotabato Province, we have cases of local family transmission. So, ang importansya ng sinabi ko yun, sir, is because dili siya katong katag na community transmission tulad ng nakikita natin sa Manila na kung saan-saan na lang talaga. Mupalit lang gid ka sa kanto o pagkaon nimo, posible natakdan na kapag uli nimo sa balay. Whereas dito sa atin, ang atin pong pinaka-basic problem is the discipline on mass gatherings. So, halimbawa na ay haya, dito nagsugod ang virus, halimbawa na ay birthday party, or halimbawa kini nga pamilyahan ni adto sa Glan Sarangani, pagbalik natakdan po nila ang kapwa pamilya. Yun po ang reason kung bakit si Governor Nancy wala nagpatuman o lockdown sa ato ang province. Why? Kay ang disiplina wala naman sa quarantine pass o lockdown, wala man gani sa border, kundi ang disiplina na ana sa tao. Now, having said that, sir, MGCQ gihapunta. Dito sa border, wala tayo travel authority, wala tayo medical certificate, QR code, o negative swab test result na gina-require. Ang atua dito sa border, dili na ito pasudlon ang mga sakyanan nga nang dasok ang mga tao, physical distancing, o mga wala nag-mask. Other than that, dire-diretso tanan, private or public, pati buses and vans. Now, since nagsalig na karun nga ang disiplina na ana sa katawhan, ang ato ang pakusgon ang LGU o barangay. Sa side sa LGU, dapat na ay nipon ilang mga COVID ordinance nga na naman dati, but this time required na nga na ay mga imprisonment, nga na ay fine up to 5,000 kung local government code ang basihan. Pero kung nag-violate ka o Republic Act 11332, kanang dili ka mag-report ka na kay sintomas o nga na ADI, kanang gisunod kag quarantine facility pero nigawas dai ka, kanang naghaya mo nga sobra lima ka adlaw, kanang nagmas gathering mo nga naay mga sugal o mga inom, pwede na siya up to 30,000 pesos na fine dito sa Republic Act 11332. Now, para naman sa barangay level, sir, ato ana po balikan kung kinsa ang nagabantay sa barangay. Sayon man kita, kanang B-Hertz gid nato, mga kapitan B-Pat, BHW, kana man gid ang nagabantay dati. Karon sila pod ang magbantay. For example, kung naay mass gathering, sir, ang mugawas ang executive order ni Gov kay naay ginatawag nga mass gathering permit nga to ang i-release. Halimbawa, mag-motor show mo sa barangay, fundraiser, or sabihin natin nga murag naa mo ecotourism pageant para mapromotar ang turismo sa inyong barangay, marayo na mag-permit this time kay mayor, kay pirmahan pod ni COP o ni MHO kay sa mismong lugar sa event, time sa event, aduan mo. O before the event, ipapresentar mo og plano kung saon ninyo pag-implement sa minimum health protocols sa inyong event. Now, ang ato apod mga BHW, kay ato apod i-require nga dapat mas kusog ang pagbantay ng mga minimum health protocols dira sa barangay, ang digid matabang kana na ang i-refer sa LGU, kay LGU lang compliance team ang mo disiplina ni ana kundi pag yun matuman sa ato ang barangay disciplinary forces. Subot pa subot na ni gitagaan og dugang ngipon o kapangyarihan ng ato mga barangay officials nga i-enforce kining mga pagdisiplina sa ato mga kaigsuunan, especially diri sa minimum health protocols. Kung totoo sin sir, ang ato ana lang karon nga ginahimo is nagsalig kita sa disiplina sa katawhan. Dugay na na kanang ato ang role sa BHRTS, naka-enshrine na na sa local government code, but this time, amo ang gina-invoke, gina-emphasize o highlight na binakarong panahon sa MGCQ. The reason is, kung mubalik na po na sa ato ang dating style, sir, na ang disiplina kay Digtugyud sa task force, LGU, or sa province yun, sir, sa border yun, masisirain niya ang ating ekonomiya. Marami pa rin, sir, negosyo nga nagsarado because of the pandemic. Wala gihapon na kaabre. Ang ato ang mga OFW nga nawalaan ang kontrata, nakabalik na lang diri sa ato, kay gisagit na ito, kay na-standard na lang gani. Hangtod karon, ang uban wala gihapon nakabalik, hindi nga maka-afford ang required ng RT-PCR test. Therefore, we are doing this laxing of rules
Because aside from salig kami sa tao, number two, we are not doing it because it's safe, but it is also for our economy. So, ngayon sir, ang conclusion natin, unsa man gyud ang final solution nato niini. The final solution is, we have to be vaccinated. Tingnan natin sir, yung bansa na Israel, wala na mask requirement sa ilang bansa, but 60% na ang nabakunahan. So makita nato ang pictures, nag-rock concert sila dito, tapos nag-ato sila beach kung wala yung mask, parang normal na ang buhay nila dun sa loob ng bansa nila, bubble. Then tingnan natin ang bansa na India, sir. Ngayon ang Nepal, ganun na rin ang nangyayari. Sa kadaghan sa kaso nila, mahutdan og oxygen ang pasyente, mamatay sa ICU, so igawas dito sa dalan, sa gawas sa ospital. Kwaon ra sa funeral car, murag hayop lang, tabunan og mga kupra og tabla, and then sunugon sa open park. And that is called cremation daw sa ilaha. So ngayon po, walang katapusan ang ating magiging discussion habang hindi pa magiging vaccinated ang mga tao here and there ng mga barangay na agri cluster ng mga of cases na mahitabo, kaya wala naman tayo travel authority na agri nagasulod sa ato ang province ng mga tao. Aside from that, naanay variant sa Soxargen, which is in General Santos City, and since wala na tayo travel authority, pwede yun na masudlan kita sa variant. So the final solution, aside from minimum health protocol, is really the vaccination sa ato ang COVID-19 vaccine. Diri sa pagbakuna, gipangkuha na actually ito mga naa sa AA4, no? Ito mga senior citizens ba? A3. Oo, mga A3 na ito. A2, o, mga senior citizen. Pero maulagi, adunay mga more than 1,000 nga gikatakda na untang nga bakunahan ang nagdumili tungod sa daghang rason. Number one, hadlok. Okay. Sige, sir. Akin ang ato ang priority group, sir. A1, mga healthcare frontliners, so up to BHWBNS, liban sa mga doktor nga parehas na ko. So dira pa lang daan sa ato ang healthcare frontliners, sir, we were quite disappointed. Kaya nakaabot dito 1,000 ang nidili. Ang kasagaran ani sir, mga BHW, na gani kapitan pa ani nga nidili. So ako ang pagpaklaro, kung nakalista naman good ka, unya na ay moabot nga bakuna, ang bakuna, ito ka na sa imuha. Pero kung mudili ka, dili ka mo pirma, kanang bakuna ibalik sa DOH, dili na ipasa sa sunod nga nakalista. So ang imong opportunity perting sayanga. Ngayon marami po naghihintay, halimbawa sa A2 sir, senior citizens. Isipin niyo sir, nung isang araw or 1 to 3 days ago ang nag-abot halos 10,000 lang nga doses. Kung hation nimo sa 18 ka munisipyo, daw 500 lang per municipality kung ato ang balansehon ro. Eh, isipin nyo, ilang senior citizens per municipality? Mabot 4,000, 5,000. Naagan yan, Kidapawan City, I believe it's around 10,000. Tapos, naapay adlaw, nga nakaschedule na unta sila, pag-abot nila, wala pa ang bakuna. So, isipin nyo po ang nangyayari. Kamo ang i-prioritize, dapat magpabakuna na kamo. Now, para sa senior citizens naman, nga niabot, tapos wala na bakunahan, kaya wala pa'y vaccine, antos lang tagamay, ready kayo ang ato ang gobyerno. Nagpasalamat kami kay excited pa kamo nga magpabakuna. Tama ang inyong ginagawa. A3 also sir, 18 to 59 years old katong may comorbidities, yung mga alta presyon, mga diabetes, kana magpalista na mo sa meso seso ninyo. Og A4 sir, kinigyud ang daghan na gid sir by June, July nga mga vaccine, kanan nga empleyado. Apil ikaw sir, media personality, you are qualified under A4. Para mag-guide ka mo, wadto lang sa meso or seso o magpalista ka mo dito para sa group A4. Ang City Health rin nagpangayon na po doon mga pangalan sa mga bakunahan ng mga empleyado, no? But anyway, diri sa AstraZeneca, kay kahinumduman sir, unsa ba'y update ni ini kay nakahatag naman tag first dose. Unya ang second dose, dunay issue pa katong blood clotting nga gipaundang. Nalabay guidelines sa bagong guidelines ng pagawas ang DOH ni ini? So, sa Sinovac China, walay problema. Kaya after 1 month na high second dose, unya naman tayo supply. So, walay problema. Katong mga nag-AstraZeneca, labi ng mga March or February yata, no? 3 months after ang ilahang second dose. Diri sa Pilipinas, sir,
naatay supply shortage. Therefore, ginapaabot pa na to. Pero nag-assure ang DOH na naagyo mo abot come third week ng May, kanaman ang time, golden time nga magsugod na og second dose ang mga tao. Ayaw ka bala ka, kaya na ay 2 weeks nga extra period. Kung hindi ka mo mabakunahan by the third week, may mga 14 days pa nga pwede nga extra time para makapabakuna ka mo. Pero katong... Having said that... Opo. Yeah, katong... Yes, Doc. Opo. Ah, sir. Nakuhaan mo ko na, sir, na-issue yung AstraZeneca, gipag-stop na temporarily sa lahi-lahi ng bansa, kaya nag-cause daw lagi siya o blood clot. For example, sa Netherlands, 4 out of 1 million na blood clot. But there is sa Pilipinas, nabahala tayo ng konti, pero ibinalik naman ng National Task Force at ng ating FDA, Food and Drug Administration, ang paggamit ng AstraZeneca. Nakita naman na benefit still outweigh the risk. At sa Pilipinas, mukhang wala pa namang namatay because of blood clots, because of AstraZeneca. Pero noted na, sir, maski manggani amoxicillin na ay namatay na tao ni Ana, maski manggani simple nga paracetamol may na hepatic poisoning, kanang liver poison because of paracetamol lang, what more sa vaccine? Amo na ang mga vaccines, naka-compassionate use or emergency use permit lang yun kini because they are still not yet perfected. Imagine, sir, 1 year pa lang sobra since the pandemic, kung yan na tayo vaccine. Dapat kasi 15 years to 20 years na bago ipagawas ang isa ka vaccine, but we cannot wait anymore because this is COVID. So sa karon, ang assessment sa national government, yes, meron siyang risk sa ibang bansa, pero benefit versus risk, mas beneficial ang pag-vaccinate sa AstraZeneca. So, gibalik na po, sir, ang ban. Padayon na ta sa AstraZeneca. So, kining sa AstraZeneca, katong mga natagaan, kasi ang pagsabot na ako, katong gihatag sa mga first dose, na kay nakalaan para sa second dose, no? Unsa nalay problema na ito ginahulat karon? Ang guidelines na lang, gikan sa national DOH, national, para ipadayon itong second supply dose? Supply na lang, sir. Ang supply na lang, sir. Actually, sa guidelines, katulad to, sir, pwede na, padayon na ta. And then, na ay extra 2 weeks time kung di matuman tong after 3 months nga mabakunahan so, ka. So, ibig sabihin, katong gilaan nga dapat para sa imo nga second duha ka dose, ang katong ikaduha nga dose, gihatag sa lain, murag mo ba na? Not necessarily, sir. Ang naamanggod tayo murag contract nga design, AstraZeneca is a company from UK, pero okay. Ako ang nahibawaan, ang AstraZeneca na to nga vaccines, gihimo sa factory sa India. Pero UK to nga company. As we all know, ang nahitabo sa India karon problematic, kaya meron talaga silang delays sa kanilang mga deliveries ang AstraZeneca. But we have the assurance nga moabot siya within the time frame na dapat mabakunahan atong katawhan. Oh, kasi ang pagsabot po nato, Doc, bawal or dili pwede nga laing bakuna ang ihatag sa second dose. Kung unsaan dapat ihatag sa first dose, mao gyapon ang second dose. Yes, sir. Gasto na siya. Kaya kung dili gud mahatag ang second dose sa AstraZeneca sa mga tao, usab na pud ta sa back first dose na sa AstraZeneca. Or kung Sinovac ang naa, usab ta sa first dose sa Sinovac. Uya, mabalik na po ta sa priority group A1. I have to think, sir, nga 2% pa lang ang nabakunahan dito sa ating probinsya. At sa buong Pilipinas, we are very far from the 70% na ginaingon nga herd immunity. And look at this now, kadami-daming clusters, hindi natin alam kung ano ang ating emotion, no? Basa ng basa tayo ng mga reports regarding this, nahikinig sa radyo, we are so stressed out. We really need to cooperate. Amo na, kita, di man ato makontrol ng shortage sa supply, paabuton ta lang, salig lang ta sa gobyerno. Kita sa ato ang province, ang ato ang role, musalig kita. So pag tayo na ang naka-master list, nakatoka na sa atin, magpabakuna gid kita. Sir, i-share ko lang sa iyo, Sir Loy, hindi pa yata ako na-interviewan after ako na-vaccinate. Maraming nagtatanong sa experience ko kung saan nagawa akong vaccination record. 2 doses, graduate na ko, sir, sa Sinovac. Okay. Sir, sa tinuod lang, walang side effect. Liban sa sakit, pag-inject, of course, kay injection man to, pero wala ko nagsiklib, wa man gani ko gilagnat, o katong mga dunggan na nakita ang ulo, wala wa. Dire-diretso ko sa ako ang trabaho. The same holds true, mga senior citizen na akong gipangutana, si Mayor Susing Sakdalan o Mrs. niya, nangutana ko, wala man gani daw sila nagpahuway. Katong nadunggan daw nila ang katulugon, wala man daw gani nahitabo sa ilaha. Si Governor Katamco, tapos na og first dose, well, aminado man siya na adaw katulugon gamay, but other than that, wala po tayo major side effects because of COVID vaccine. At least, lami iyang pagkatulog. Human siya nabakunahan, no?
Opo, karaman ay ang problema, kulang sa tulog, karon katulog siya. Pero, adunay mga nagawas ng balita, kakahinumduman si Presidente Duterte nagpa-vaccine po gamit ang Sinopharm. Sinopharm. Oo, pero adunay mga nagawas ng balita karon, pwede daw ang sekundo sa iya, Sinovac. Unsay mga paglantaw ninyo ni Doc? Sir, that is a part of the latest guidelines. Sinopharm, ang second dose, Sinopharm gihapon. Parehas na nga gikan nga China, but not parehas po ilang mechanism of action, but still dapat ang iyang second dose as Sinopharm. Daghan gatangutan na, sir, unsa man ang Sinopharm, murag wala pa man ay permit, emergency use nga nung nahatagman sa presidente. Correct. Sir, meron tayong clause sa ating permitting ng Food and Drug Administration, ang tawag dyan, compassionate use permit. Labi na karon nga kulang ang ato ang vaccines, o yan, na ay mag-offer sa tambal, o nakita man na ito nga murag effective man sa tikas nga bansa, ato ana siya pag-ion o proseso para magka-emergency use permit. Pero since hindi pa tapos ang emergency use permit ato ang na-assess nga murag okay man sa lahi nga bansa, tagaan na nimog special permit ang tawag compassionate permit. Amo na katong 10,000 doses nga gidonate sa China ang giuna si President Duterte. Well, no objection to that. At least si President naghatag good example gamit ang isa ka vaccine nga naay compassionate use permit. Mm-hmm. Kay karon ginabati ko siya no, tungod sa naasoy nga paggamit sa Sinopharm. But anyway, salamat kay sir sa information nga gihatag nimo og panahon diri sa Tinig ng Bayan. Maayong buntag. You're welcome po, at your service. Aha. Mga katinig, inyong nabati si Cotabato Board Member Philbert Malaluan, spokesperson o incident commander sa Cotabato IATF, no, kalabot ni ining mga development dito sa mga nakakluster na karon ng mga area tungod sa pagsaka o pagsipa no sa COVID-19, especially diya sa may President Ruas o diri sa may kalaisan sa Kidapawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Unay kanunay gyud kita mag-amping mga katinig, di gyud mo kumpiyansa no, kay wa ta kabalo kay kining transmission sa COVID pamilya to pamilya na. Nga kung nga diin ang uban nag-attend sa mga social gathering ng laag pag-uli, nagdalaga virus na nakod sa iyang mga membros pamilya. So unsay solusyon, pagpatuma nato sa health protocols. Pinaka-importante yun yung mga katinig. Gani, ginaawhag no? Ang mga katawhan nga mismong sulod sa panimalay, magsulob og face mask. Kini, kung dun ay suspect o nakasinati o simptomas sa COVID-19. Ang simpleng ubo-sipon mga katinig kanang trangkaso usa na sa mga simptomas sa COVID-19 kanang uban gani nakasinati og pagkawala sa ilahang panlasa mao nang mukalit gyud sila kabalaka. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:55 na atong oras. Dali nawala ang hopong sa tiil sa anak ni Gloria Mendegorria, si Jinjin. Taga-poblasyon Kidapawan City kini siya. Kay ginhaplasan sa Yaki Lediment Oil. Ay, biribiri gid siya, sir. Kanang gididaan gani siya sa mga midwife nga dili pa ang kundiri sa mga center, kaya ito yung vital, kaya mahadlok sila, kaya ako kay iyahang batiis. Sige naman ito niyang gihaplasan sa kuan, Yaki. Na, nakupos ra, pag humaniag panganak, nawala na yun. Mauka na ang Yaki Lediment Oil. Mas epektibo mga higa. Maunga ang ayan lang na masulayan ninyo. Mapalit ka na sa mga butika. Tibuok kalibutan ang naapektuhan sa coronavirus disease 2019 pandemic. Hinungdan daghan sa mga overseas Philippine workers ang nawad-an og trabaho. Tungod nini, daghan ang mi-avail sa gihanyag nga repatriation sa gobyerno. Unsa ba ang angay nga buhaton kung usa ka sa nawad-an og panginabuhian? Usa sa mga programa sa gobyerno ang pagtabang sa pagbuhi og kahayupan pinaagi sa Department of Agriculture. Ug syempre, anaa usab ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement aron abagan kamo sa saktong pagbuhi og kahayupan. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 o probiotics na makapapaspas sa pagdanggo o pagtubo, pampagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas o makapasinaw sa panit. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds. Ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa unsa pa inyong iulat? Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga AgriVet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa School and Company Uniform, Basketball Jersey, Polo Shirt and T-Shirt Printing, Best Bulk Suit or Coat, Vest Jacket, Rescue and Security Uniform, Cutout Sticker, Embroidery, Corporate Items o uban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinapawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinapawan na makit-an sa Jobber
Orleans Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinapawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Panamox Forte. Panamox Forte. Frequently Asked Questions. Unsay kalahian sa Panamox Forte sa ubang mga antibiotic? Unique ang Panamox Forte nga antibiotic alang sa mga piso sa manok na hybrid. Tungod hinimo kini sa modernong teknolohiya ug inobasyon kay aduna kini upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin ug tylosin nga dali makapaayo sa samad ug diarrhea, pisik, halak, bacterial flushing, paracetamol nga makaayo sa hilanat ug carbocysteine nga epektibo sa pag-ayo sa ubo ug sipon. Panamox Forte. Panamox Forte. Panamox Forte. Panamox Forte. Frequently Asked Questions. Asa mapalit ang Panamox Forte? Mapalit ang Panamox Forte sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Panamox Forte, mapalit sa mga agri-vet stores sa inyong lugar. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Maraming new arrival ang RJO Japan Surplus na inyong pagpipilian, kaya tayo na! Tay, mga ayok ug balon! Ayoko, ayayo! Ay, ako polo, nana! Naara diha, nakahalay! Huh! Lisod na rin inatay noon. Nanay na, tatay pa. Lisod na wala na yung partner ba? Maong kinahanglan likong kuberme ug dili magkasakit. May na lang, naaming garlic plus na makapalikon sa akong lawas. Ang mga pagsulay, daling malampasan kung maisugun ni mong giatubang sa tabang sa Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Garlic Plus with Sodium Ascorbate nga mo'y bahala sa proteksyon sa imong lawas sa unsa mang balatian. Kayang-kayang malampasan ang mga pagsulay nga imong giatubang. Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, paspas kayo itong oras, no? Alas 7:01 na o wala na kataigong oras ng itong programang Tinig ng Bayan. Dagang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw o karon musulod na itong alas 7 balita. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinapawan City, 105.7 Joy FM. Padayon ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Alas 7:02 na. Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Sa
Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pahuling balita. Ngayong umaga po ng Friday, 7 sa buwan ng Mayo 2021 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental. 105.7 Joy FM sa Kinapawan City kasama sina Erwin Madhay at Jeline Seban. Headline. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita. Magnitude 5.1 na lindol tumama sa magsaysay Davao del Sur, mga kalapit na mga lugar kabilang ang Kinapawan City, naramdaman ang nasabing pagyanig. Headline. Dahil naman sa pagyanig kahapon, nag-offline ang mga bangko sa Kinapawan City. Department of Health hindi rin nakapagpalabas ng update sa kaso ng COVID-19 matapos nagkaaberya ang internet connection. Headlines. Pinalawig naman ng Department of Education at DepEd ang early registration para sa school year 2020-2021 hanggang sa katapusan ng Mayo. Mga nakapagpatalang mga estudyante sa probinsya ng Cotabato umaabot na sa mahigit 85,000. Headlines. Bayan ng Banisilan, Cotabato magkakaroon na ng District Hospital. Groundbreaking ceremony isinagawa kahapon. Mga pasyente hindi na kailangang dalhin sa ibang mga ospital sa karatig ng mga bayan. Headline. Ako sang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian, tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel, Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggudamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease. Pipila lamang ka na ng mga benepisyo ang imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario. At ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita, naramdaman sa Kinapawan City at karatig na mga lugar sa buong probinsya ng Cotabato ang 5.1 na magnitude na lindol na tumama sa bayan ng Magsaysay sa Davao del Sur pasado alas 2 kahapon ng hapon. Base sa record ng PBOX, naramdaman bandang alas 2:24 ng hapon ng lindol kung saan sentro nito ang kanlurang bahagi ng Magsaysay, Davao del Sur at may lalim na 20 kilometro. Habang naitala naman ang intensity 5 sa Coronadal City, South Cotabato. Intensity 4 sa Kinapawan City, Cotabato Province. Intensity 2 sa Kiamba, South Cotabato at sa General Santos City. Ayon na kay Cotabato PBOX Volcanologist Engineer Renier Emil Bahar, inaasahan pa rin magaganap ang mga aftershocks. Samantala, alas 9:17 naman kagabi, nianig naman ang 4.1 na lindol at may lalim na 4 na kilometro ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang mga magkasunod na pagyanig. Nag-offline ang mga bangko kahapon sa Kinapawan City at karatig na mga lugar matapos na wala ng internet connection ng PLDT at maging ang Smart Telecommunication Company. Ilang oras naranasan ang pagkawala ng internet connection mula nang maramdaman ang pag-uga ng lupa.
Napaliwanag ng PLDT batay sa kanilang network advisory para sa Mindanao, nagkaroon umano ng multiple fiber cuts dahil sa lindol. Naibalik naman ang normal na koneksyon na bago mag-alas 10 kagabi matapos na isagawa ang troubleshooting ng kanilang mga tauhan. COVID-19 Update. COVID-19 Update. Nabigong makapagpalabas ng COVID-19 update ang regional COVID-19 tracker ng Center for Health and Development ng Department of Health Soccsaryan Region kagabi. Ayon sa DOH 12, ito'y bunsod na rin ang pagkabalam ng kanilang pagtanggap ng report mula sa mga municipal hanggang sa provincial at regional IATF nang ulat matapos na wala ng internet connection kasunod ng pagyanig. Ngayong araw, inaasahang maglalabas ng update ang DOH 12 sa pinakahuling ulat kamakalawa. O sa pinakauling ulat, kamakalawa sumampa na sa 7,720 ang COVID-19 confirmed cases at ito'y inaasahang tataas pa. Sa probinsya ng Cotabato, iniulat naman ang mga bagong kaso ng COVID-19 lalo na sa bayan ng Presidente Rojas at sa Kidapawan City. Pero ayon kay Cotabato IATF spokesperson board member Philbert Malaluan, hindi pa rin sila makapagpalabas ng anumang detalye ng mga bagong kaso. Ito'y dahil dapat mauna muna na makapagpalabas ng impormasyon ang DOH Center for Health and Development. COVID-19 Update. COVID-19 Update. Pinalawig pa ng Department of Education o DepEd ang early registration para sa school year 2020-2021-2022 hanggang sa katapusan ng Mayo. Unang itinakda ng DepEd ang early registration sa buong buwan ng Abril lamang, ngunit nagpasya ang ahensya na palawigin pa ito upang mas marami pa mga estudyante ang makalahok dito. Batay sa monitoring ng DepEd Cotabato, umabot na sa mahigit 45,000 na mga estudyante ang nakapagpatala mula sa kinder, grade 7 at maging sa grade 11. Ayon kay Cotabato DepEd School Division spokesperson na Charlie Antipolo, inaasahan nila magiging mataas ang turnout ng pagpaparehistro dahilan upang patuloy pa rin ang kanilang paghihikayat sa mga magulang na iparehistro na ang kanilang mga kabataan. Samantala, hindi muna matutuloy ang nakatagda sanang dry run para sa limited face-to-face classes sa probinsya ng Cotabato. Ayon kay Cotabato DepEd spokesperson Charlie Antipolo, ito dahil na rin sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 at mismong si Governor Nancy Cotamco ang nagsabi na hindi muna ito gagawin habang mataas pa ang kaso. Gayunman, patuloy ang ginagawang paghahanda ng DepEd upang sa ganon ay matiyak na maging maayos ang gagawing dry run sa pilot area dito sa probinsya. Alas 7:10 ng oras, magkakaroon na ng District Hospital ang bayan ng Banisilan, Cotabato na itatayo sa Barangay Wadia. Kahapon, naging makasaysayan ang ginawang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Governor Nancy Cotamco. Ang itatayong hospital ay matagal nang hinihiling sa nakalipas na maraming taon ng mga residente at naisakatuparan ito sa pakikipag-ugnayan ng provincial government at tanggapan ni Senador Miguel Sobiri at ng lokal na pamahalaan ng Banisilan. Dahil dito, labis namang pasasalamat na pinaabot ni Banisilan Mayor Jesus Alisasis dahil hindi na kailangan pang dalhin sa malayong lugar ang kanilang mga mamamayan na mayroong karamdaman. Nagpaabot din ng mensahe si Senador Miguel Sobiri sa pamamagitan naman ng kanyang kinatawa na si Political Staff Amil Hossein Makapindig na nakahanda umano ang senador na tumulong para mabigyan ng accessible na healthcare ang mga mamamayan ng Banisilan. Kinimpirma naman ni DPWH sa Project Engineer Gabriel Mendoza Jr. na ang nasabing proyekto ay pinunduhan ng 10 million pesos para sa pagtatayo ng structural part ng building at formal na sisimulan ang pagsasagawa nito sa susunod na linggo. Binigyang pugay din sa seremonya sina Mr. Milacio Calvo at Mrs. Lourdes Valdivieso na mga nagmamayari ng lupa na 11,260 square meter na pagtatayuan ng nasabing ospital. Magbibigay naman ng tulong sa mga distressed Kidapawenyo overseas Central Mindanao
na nakakalaga naman ng 10,000 pesos bilang tulong pinansyal para sa mga umuwing Kidapawenyo Distress Overseas Filipino na nasa ibang bansa. Ito'y bilang bahagi ng kapital sa itatayo nilang maliliit na negosyo para makatulong na makatawid sa dinaranas ng ngayon na krisis. Paunang 300,000 pesos na pondo ang inilaan ng city government. Makakatulong ito sa pagsisimula ng dahan-dahan na pagbabago ng mga Kidapawenyong nakaranas ng pang-aabuso o di kaya'y nagkasakit na aksidente o hindi nakapagtrabahong muli sa ibang bansa. Ayon kay City Mayor Joseph Evangelista, hindi lamang tulungan makauwi ang mga Kidapawenyong distress OF o overseas Filipino worker, kundi ay para maalalayan ang mga ito na makaahon at magkaroon ng maliit na kabuhayan at maaari nilang maitaguyod sa hinaharap. Una nang natulungan ay ilang mga OF na tagalunsod na umuwi ng bansa matapos dumanas ng pang-aabuso ng kanilang mga amo o di kayo naman nagkasakit at naaksidente sa bansang pinagtatrabahuan. Upang maisakatuparan ito, ipinag-utos na ng alkalde ang tulong pinansyal na idaan sa pamamagitan naman ng City Cooperative Development Office sa ilalim naman ng Livelihood Assistance Program nito. Katuwang ng City Government, ang Co-op Development Office, ang Public Employment Service Office sa screening ng OF at processing ng tulong pinansyal. Maaari namang sumangguni ang mga distress OF na gustong humingi ng tulong sa nasabing mga tanggapan para makatanggap ng tulong pinansyal. Ikalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince kay himsog na kini karon. Alamay pa lang sa kuya bari na admit kay na pulmonya, tapos lang dako pero kaya pong balik doktor, so di kuan na lang ginahaplasan. Kainong buda to yung capsule buda nga Yaki. Noto na mantubo man siya pero di ko na ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Ay, maya pa si Gwen. Nakatulo na kalawin. Apay na kong bay na. Di man gani makausa. Naon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan. Pantay, bitaw ha? Kalimi mo di sa Okera 5-in-1 Coffee, hain? Pwede ba din ako, hain? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, hain! Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and to, sa gabi, kinamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na nawala ang bugis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ganap lang alas 7:16 ang oras. Mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental. Ihahatid ni Jeline Seban. Sa kabila ng mga tanong patungkol sa uniform border control sa Davao Region, nagbabat ngayon ang opisyal na pahayag ng provincial government ng Davao Oriental at Davao de Oro na hindi pa ipinatutupad ang uniform border control sa Davao Region, ngunit patuloy pang hinigpitan ang pagpapatupad pa rin ng minimum health standard protocol sa lahat ng papasok at lalabas ng rehiyon. Ayon sa impormasyon mula sa lalawigan ng Davao Oriental at Davao de Oro, hinihintay pa ang dagdag na panuntunan sa nasabing implementasyon mula sa Regional Task Force at Regional Interagency Task Force, kung saan ang RAAPF sa Davao Region ang makapagbaba ng mga resolusyon patungo sa lahat ng local government units at lahat ng law enforcement agencies. Kung kaya't hinikayat ng provincial government ng Davao Oriental at Davao de Oro ang lahat, na iwasan muna ang pagbibigay ng mga impormasyon hindi lehitimo at hindi galing sa kinauukulan
tungkol sa border control upang maiwasan hindi pagkakaintindihan at ang pag-aalilangan sa mga transaksyon sa loob ng Region 11. Ang provincial government ng Davao de Oro kinumpirma din na malaking hamon sa kanila kapag maipatutupad na ang region-wide uniform border control dahil ayon sa kanila, ang Davao de Oro, ang border sa Davao Region o Region 11 at Caraga Region ang Region 13. Matatandaan na Mayo 4 naglabas ang RIATF ng Uniform Guidelines to Regulate Entry at Exit sa Regional Borders sa Region 11 kung saan isa sa nakasaad ay yung gustong papasok lamang sa border ng Davao Region ang kabilang sa nasabing inilabas na guidelines at hindi kabilang ang mga taong bibiyahe sa loob lamang ng Davao Region. Sa ibang balita, naging maayos pa rin ang pagpapatuloy ng vaccination rollout sa bayan ng Caraga kahapon kung saan ang mga nasa A1 ng mga priority list pa rin ang naturukan ng Sinovac vaccine. Ayon sa impormasyon mula sa Municipal Health Office, nasa 52 ang nabakunahan kahapon kung saan mga frontliners pa rin nakabilang sa A1 priority list. Dagdag pa nila, may ilan pa mga frontline workers ang hindi pa rin nabakunahan dahil na rin sa limitado pa rin ang vaccine na naibigay sa bayan. Kung kaya patuloy pa rin ang ginagawang information drive campaign sa bayan para sa kahalagahan ng bakuna sa lahat, lalong-lalo na ang mga kabilang sa priority list. Sa ngayon, naghihintay na lamang ang Municipal Health Office sa susunod na darating na vaccine para sa bayan para sa susunod na vaccination rollout na ang mga nasa priority list na ito o ang mga senior citizen ang susunod na mababakunahan. Samantala, niyanig ng magnitude 3.5 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental alas 8:51 kagabi. Ayon sa CBOC, namata ng sentro ng lindol 149 kilometers southeast sa bayan ng Gobernador Roso na may lalim na 34 na kilometro at tectonic ang origin nito. Base sa inilabas na impormasyon ng Provincial Disaster Reduction Management Office, wala namang naitalang aftershocks at kasira ng mga ari-arian bunsod ng pagyanig. Mula dito sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental, Tinig 12, Jeline Siban. Ang magandang umaga. Alas 7:19 ng oras, mga dagdag na balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita naman mula sa General Santos City. 10 mga pulis kasabi ng City Police Office o GCPO ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay PNP Director Police Colonel Gilbert Tuzon na nagbumula sa iba't ibang unit ang nasabing mga kasabi ng City PNP. 6 dito ang gumaling na at 3 naman ang naka-quarantine at ang isa ay naka-admit sa ospital at babalik naman sa kanilang duty oras na tuluyang gumaling ang mga ito. Sa kabila nito, itiniyak pa ni Tuzon na nanatiling mataas ang moral ng kapulisan at tuloy ang kanilang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Kaugnay nito, nananawagan ng pulisya sa lahat ng mga mamamayan na laging sundin ang mga ipinatutupad na mga health protocols. Balita mula naman sa Coronadal City, binawasan ang working hour ng regional office ng Land Transportation Office 12. Magiging Lunes na lamang hanggang Huwebes ang bukas ng kanilang tanggapan. Ayon kay LTO Director Bong Gonzaga, dahil ito sa tumataas na kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa South Cotabato, lalo na sa Barangay Santa Cruz kung saan naruroon ang kanilang tanggapan. Napag-alaman na isa ang Barangay Santa Cruz sa 2 barangay sa lungsod ng Coronadal na isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MSCQ hanggang Mayo 14. Ito dahil ang nasabing barangay ay nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa lungsod. Inilaan naman ng LTO 12 ang disinfection ng kanilang tanggapan ang araw ng Biyernes. Samantala, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagpapaigting ng online transaction ngayong may pandemya. Plano kasi nilang ilunsad ang online referral system sa One-Stop Service Center for Overseas Filipino Workers o OSSCO ngayong buwan. Ayon kay DOLE 12 Assistant Regional Director Arlene Bisnon, ang online system ang tatanggap ng lahat ng mga document requests at iba pa mga serbisyo bago i-refer sa mga concerned
agencies ng pamahalaan para agad na matugunan. Sinabi naman ni DOLIT 12 Regional Director Raimundo Agravante na tuloy-tuloy ang ginagawang improvement sa kanilang sistema para mapabilis ang serbisyo sa kanilang mga kliyente. Ipinahayag nito na may mga pagbabago rin silang ipinatutupad para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado at kliyente ngayong may pandemya. Kabilang naman sa dokumento maaaring makuha sa pakikipag-transact online na kinakailangan pa rin ng mga personal appearance sa OSSCO, ang OWA membership at Overseas Employment Certificate ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Sa Davao City, binalaan ng Transport and Traffic Management Office o CTTMO ang mga motorista na nakaparada sa mga bicycle lanes na kung saan ang mga ito'y pagmumultahin. Ayon kay CTTMO Chief Junicio Abude, 500 pesos ang pinalidad sa mga may-ari ng sasakyang mahuhuling nakaparada sa bike lane maliban pa sa kasong pagbabaliwala sa traffic signs. Binigyang din ito na ito'y nakapaloob sa probisyong Bicycle Ordinance sa Traffic Code ng lungsod na nakatakdang ipatupad. Nilinaw din ni Abude na pahihintulutan ng batas na magbaba ng pasahero ang isang sasakyan sa bicycle lane, subalit dapat hindi lalagpas ng 4 minuto ang kanilang pagtigil sa bicycle lane dahil kung mahuhuli sila, agad silang bibigyan ng citation ticket. Alas 7.23 na ang oras sa mga balitang pambansa naman. Nakapagtala ang Department of Health o DOH kahapon ng dagdag na 6,637 na mga bagong kaso ng COVID-19, kaya't lumubo na sa 1,080,172 ang kabuang bilang. Sa inilabas na data ng kagawaran, meron 6,091 ang nadagdag na bagong kaso o may 6,091 na nadagdag naman sa bilang ng mga gumaling sa pandemya. At 191 naman ang namatay base sa ulat inilabas sa noong May 4, may 63,170 o 5.8% ang aktibong kaso o kabuang 999,011. Kung saan na itala naman ang 17,991 na mga namatay sa pandemya. Idinepensa ng Malacañang ang direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis na arestuhin ang mga hindi nakamask na mga mamamayan sa mga pampublikong lugar. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangang hulihin muna ang violator bago ito patawan ng parusa at ang pag-aresto rito ay hindi pa mismong parusa. Inalmahan ni Roque ang mga komento na too harsh o masyadong malupit ang nasabing direktiba ng Pangulo dahil mayroong mga ordinansa hinggil sa minimum health protocols na pinapayagan ang pagdampot o warrantless arrest kapag ang krimen ay ginawa sa harap ng personal na may kinalaman o na may kaalamang police officer. Kaugnay nito ay nag-draft na ng mga panuntunan ng DOJ para sa pagpapatupad ng naturang kautusan ng Pangulong Duterte. Kasado na sa susunod na linggo ang placebo-controlled clinical trial para sa Lagundi tablets o syrup bilang COVID-19 therapeutic supplement. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña na tiwalang matatapos kaagad ang two-stage randomized and placebo-controlled clinical trials para sa Lagundi sa nasasalihan ng 278 partisipante mula sa 7 quarantine facilities. Ayon pa kay de la Peña na layo ng 10 buwang long project na suriin ang efficacy at safety ng Lagundi tablet o sirap sa mga pasyenteng walang comorbidity na suspected o confirmed mild COVID-19 cases. Tapos na niya ang screening at recruitment ng mga partisipante para sa stage 1 ng trial na kinabibilangan ng dose finding at safety study
na isinagawa sa Quezon Institute at PNP Camp Bagong Diwa Final Special Care Facility, gayon din ang Stage 2 ng nasabing trial. Nagsampa ng kaso ang Presidential Anti-Corruption na Commission ng PSCC laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa anomalya sa pag-isyo ng permit at certificate sa dredging activities na nagdulot naman ng masamang epekto sa kalikasan gaya ng mga pagbaha. Isinagawa ang pagbubunyag ni PSCC Chairman Greco Villeca sa mga pangalan ng mga opisyal na kanilang sasampahan ng kaso dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa anomalya. Kabilang sa mga sasampahan ng kaso, sina DPWH Assistant Secretary Antonio Molano Jr., DNR Bureau Director Mitodio Torbella at DNR Bureau Director Lormelina Claudio. Samantala, bagamat hindi pa nagbigay ng iba pang detalye si Villeca, ay nangako naman itong maghahain ng mga dokumento sa ombudsman gaya na lamang ng PACC Investigation Report. Sa balita naman sa ibayong dagat mula sa bansang Brazil, 25 kataong nasawi sa naganap na pamamaril sa Rio de Janeiro. Kabilang sa mga nasawi ang isang polis habang isang residente rin ang nasugatan. Nangyari ang pamamaril sa kasagsagan ng police operation sa Sacra Rizenho area ng nasabing lunsod. Naglunsod kasi ang ng operasyon ng mga kapulisan matapos na makatanggap sila ng ulat na mayroong drug trafficking. Ang nag-recruit ng mga kabataan na para sa kanilang gang. Sinabi pa ni Police Chief Ronaldo Olvera na ito ang pinakamalaking bilang ng nasawi sa isang operasyon ng pulisya sa kanilang bansa. Sa balitang pang-ekonomiya, nabawasan naman ng 700,000 ang bilang ng mga walang trabahong Pilipino noong nakaraang buwan ng Marso base naman sa huling labor force survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa, bumaba sa 3.44 milyon o nasa 7.1% ng mga walang trabaho noong Marso kumpara sa 8.8% o 4.2 milyon ng mga Pilipino walang trabaho noong Pebrero at 8.7% noong Enero. Ito na ang pinakamababang unemployment rate sa bansa simula noong Marso ng taong 2020 nang ang bilang ng mga walang trabaho edad 15 anyos pataas ay humataw sa 17.7%. Ganap na nga alas 7.30 ang oras at ngayon sa balitang sports. Handang-handa na ang apat na National Taekwondo Jeans na lumaban sa qualifying tournament sa hangaring na makakuha naman ng Olympic Games slot sa Tokyo, Japan sa Hulyo. Target ng Olympic berth na sina 2016 Rio de Janeiro Olympian Christy Elaine Alora, 2019 na Southeast Asian Games medalist Pauline Lopez at Kurt Barbosa at Arvin Alcantara sa Asian Olympic Qualifier sa Mayo 14 hanggang 16 sa Amman, Jordan. Lalaban na sila Alora sa women's plus 73 kilogram at sa salang naman sina Lopez, Barbosa at Alcantara sa women's negative 57 kilogram, men's negative 58 kilogram at men's 68 kilogram sa pagkakasunod. Automatikong magkakalaro naman sa 2021 Tokyo Games ang dalawang finalist sa bawat weight division ay naman kay National Training Director Dindo Simpao.
At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caragat, Davao Oriental, 105.7 Joy FM sa Kinapawan City kasama sina Erwin Wadhay at Jilin Seban. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga. Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.